Ayan. If you have questions, no? Ano lang, I am monitoring your questions. Kapag maganda yung questions niya, itatanong natin yan kay brother Jan. Ayan. Okay. Sir, i-coconnect ko lang po yung aking partner, si Kuya Miko. Sige po. Ayan. Apo. Siya po yung katulong kong magtatanong po sa inyo. Bakit hindi makakonnect si Kuya Miko? Reach maximum number of users. Bakit? Ay, ba't nag-fail to connect? Ayan. Kuya Miko, mag-ano ka ulit? Ayan, invite. Ayan. Ayan. Brother Jan, ano po? Ito pong aming maliit na TikTok space. Eh, talagang umaatikabu po ito most of the time kasi marami Good po evening, talagang Brother John. nangyayari po dito. So, ayan po ang aking partner, si Coco Locoy. At ayan, Kuya Miko, nandito si Secretary, si Brother John. And alam po natin na si Brother John ay senatorial aspirant. Okay? And I talk about him in the past. I said that I really wanted to look at Brother John. Kasi sir, napag-uusapan namin dito, gusto po namin ng bagong ano senador. Gusto po namin ng senador na kesa po maghalal po kami nung pangalan na narinig na namin, gusto po namin maglagay sa Senado ng someone who would be able to do something life-changing para sa mga Pilipino. Yung mga tao na merong track record na nagawa na nila yun in the past. So if we're going to give them a power in the Senate, is that kind of person would be able to, you know, make policies that is useful for everyone. So yan po. So masaya-masaya po kami, sir, na matatanong po namin kayo dito at malalaman po namin ang agenda ninyo para sa Pilipino. Okay, namin na ano na nalaman mo na we have a small group here in TikTok. And actually, Brother John, welcome dito lahat. Mga kahit ano pa yung kung kahit sino pa yung bet mo sa kahit anong position, you are welcome here. And hopefully everyone will watch. Kasi in the end we will all be looking for a better candidate for the senatorial position. So Brother John, I really want to know, kasi binasa ko yung ano mo, yung credentials mo, at wala akong masabi. You wrote books, ang ganda ng credentials mo, PM Mayor ka, you've been to different universities. So can you, I want to know, ano ba yung parang achievement mo? Kasi with all these achievements, ano ba yung achievements mo, Brother John, na sa tingin mo, very, very proud ka? Okay, Sir Coco. Coco nila tawag sa'yo, no? Yes, Coco Locayo. Coco Locoyo. Okay. Sir Coco, ganito po yun, ano? When I entered the Department of Agrarian Reform, actually, there was so much problem in DAR during that time. First of all, the first time that I went inside, you know, the Department of Agrarian Reform compound, the first thing that I saw, alam mo yung una nakita ko, ang daming mga farmers na nagpatayo na ng mga kubo-kubo doon sa harap ng Department of Agrarian Reform. Nagrarally sila doon. They have been there for several months already. At what I did was, bago ako ma-appoint na secretary ni President Duterte, although I know that after, let's say, a week, I'll be appointed as a secretary. Ang ginawa ko doon, pumunta ako doon, incognito. Nakipag-usap ako sa mga farmers doon, inalam ko kung bakit sila nagra-rally-rally doon. Alam mo, ang unang nalaman ko doon, Sir Coco and Ma'am Joy, ano? Ang dami palang mga kasong pending dyan at yung mga lupa na dapat nilang natanggap for more than 20 to 30 years na sila naghihintay, ang laki ng problema. So, after I was appointed, at nandun na ako sa loob, pinatawag ko yung mga leaders. Pagdating nila sa loob, nagulat sila. Sabi nila, ikaw ba yung bago sekretary? Di ba ikaw lang yung kausap namin last time? So sabi ko sa kanila, opo. At alam ko na po, naiintindihan ko na po ang problema ninyo. So pinaliwanag ko sa kanila, sabi ko sa kanila, mayroon akong programa, ang tawag ko dito, Zero Backlog. Out of the 50,000 cases, alam nyo po, in 2019, kasi pumasok ako doon 2017, mga 2018, 2019, yung 50,000 cases na pending naging 679 na lang. To continue my story, ano, pinatawag ko yung mga farmers, sabi ko sa kanila, o sige,
ang gagawin ko, I will launch a zero backlog program. Naniwala naman po sila at sila'y nagsiuwian din. Noong mga after one day, nagsiuwian na po sila. Bumalik na po sila sa Mindanao, sa Visayas. At hindi naman po sila na-frustrate dahil yung promise ko po sa kanila na I'm going to resolve the cases, na-resolve po natin yon. Yan po ang unang-una. Pangalawa, we were able to distribute around 429,000 hectares of land nationwide since the time that I was appointed as the Secretary of President Rodrigo Roa Duterte for the Department of Agrarian Reform. Hanggang sa nung ako'y bumaba dahil I have to file my Certificate of Candidacy last October 8, 2021. Alam nyo, ayaw ko sanang bumaba eh kasi unang-una, mas malaki ang naitutulong ko sa mga magsasaka. But you know, Sir Coco and Ma'am Joy, you know, there were a lot of problems that our farmers have been facing for the longest time. Unang-una, hindi na po matutuloy yung patuloy na pag-distribute ng mga lupa dahil nagtapos na po yung pagsaserve ng Notice of Coverage way back 2014. So ang natitira na lang, kumbaga sa ano, yun na lang mga problematic na mga lupa ang pinapamigay namin. Pag hindi na resolve yung mga kaso, definitely hindi yan maibibigay. Around 529,000 hectares na lang ang natitira. Buti na lang, nadagdagan pa yung mga lupang pinapamigay namin dahil we actually convinced the President to sign an executive order which is AO-75 na kung saan yung mga idle government-owned lands, yung mga lupa na hindi na ipapamigay, I mean na matagal nang naibigay sa mga departments and agencies na hindi na nagagamit for the purpose for which it was allocated, ay ibinibigay na rin namin. So hinati-hati namin yon at ipinagbigay namin ng libre sa ating mga magsasaka. Hindi lang magsasaka, pati mga kabataan, yung mga graduates ng agriculture, 4-year course, pagka-graduate nila, wala silang lupa. Bibigyan natin sila ng lupa. Marami na kami nabigyan ng mga kabataan doon po sa Cagayan State University, Pampanga State Agricultural University, doon po sa may bandang Davao, at ganoon din po sa Palawan, at marami pa pong lugar. So, ito po yung mga nangyari. At syempre, yung pinakahuli sa lahat, yung tinatawag natin na support services. Kasi po, Ma'am Joy and Sir Coco, no? Ang isang magsasaka, pag binigyan mo ito ng lupa, pero hindi mo naman tinulungan, walang mga ayuda katulad ng mga farm machineries, yung mga fertilizers, yung mga tinatawag natin ng mga irrigation system, yung mga ganyan, farm-to-market roads, yung financial loans, walang mangyayari sa kanila. Definitely, yung lupang ibinigay mo sa kanila, it will never be cultivated and it will never they will never be able to enhance their economic lives. Kaya kailangan po natin ng mga magsasaka, napatunayan po natin yan sa panahon po ng pandemya. Alam naman po natin na kapag sa panahon ng pandemya, wala na pong mga profession na very important na talagang napapakinabangan. Yung mga teachers nga po, di po ba, nasa harap na lang ng mga computers. Yung mga lawyers natin, hindi na po nakakapasok sa mga korte dahil because of health strict health protocols. Karamihan, ang talagang gumagawa yung mga magsasaka ay sila ang nagpapakain sa ating sambayanan. Kaya ngayon po natin na-realize that agriculture is very important. Kaya kailangan po natin tulungan yung ating pong mga magsasaka. Correct, correct. Brother John, dun po sa inyong pong mga achievements, na-mention nyo po that during the time, during your stint as a DAR secretary, you have distributed around 429,000 hectares of land. Yes. Apo. Opo, Ma'am Joy, that's true. And this is something that is ano po, no, very, very unprecedented. Kasi actually, gusto ko pong maintindihan kasi napanood ko po yung interview nyo noong 2017, 2018. So parang ang sinasabi nyo po doon, during that time ha, sa interview ni Brother John, sabi niya, meron kaming na-identify na mga lupa na maaaring maipamigay na sa mga magsasaka. Of course, dadaan to ng mga tamang proseso, no? Kasi kailangan tong merong tong mga procedures sa DAR na kailangan sundin. Pero sabi sa interview na yon, sabi ni Brother John, may na-identify sila around 500,000 and the goal of the agency was to distribute at least 50,000 per annum. 50,000 per annum. So ngayon po ay 2021 na. So 2018, 2019, 2020, 2021. So nung time po nabuhasok si Secretary Dar, ang pinapangako lang niya,
around 200,000 na lupa na hektarya na maipamigay. And yet, now the achievement of DAR is that it stands at $429,000. So, at 429,000 hectares. So, guys, this says something, di ba? Parang, ito yung mga gusto natin eh. Ito yung mga track record na hinahanap natin, guys. Yeah. Di ba? I want to know, Brother John, kasi this, you made it possible. You made it possible. You executed it well. So, ang gusto naming malaman, kasi this, itong sinasabi mo, Brother John, these are all like tip of the iceberg. Ito na yung success. Ano yung pinakamahirap na sa tingin mong na-encounter mo? Bakit hindi ito nagawa in the past? At ano yung ginawa mong kakaiba that made it possible? Yes, okay. At saan po nang gagaling yung fire para mag-overachieve po ng ganyan? Yeah, thank you for the question, Ma'am Joy and Sir Coco, no. You know, the experience that I had with the department is really something that I will never be able to forget for the rest of my life. You know, because in the past, whenever there is a distribution of titles, what they normally do is they gather the farmers together in one place. Mm-hmm. But what I did was something that is different, even at the height of the pandemic. What I did was I went personally to the houses and the farms of the farmers. I knocked on their doors and brought with me the titles of this, what we call the Certificate of Land Ownership Award. And I personally handed them over to the farmers. And you know, it was a very unforgettable experience. They have been crying. And you know, even if I have a heart that is really, should I say, strong, because we were trained to be that way in the PMA, I was teary-eyed to see the farmers really crying because they were telling us, akala namin wala nang pag-asa. Naghintay kami ng 20 to 30 years. Ngayon lang namin natanggap ang mga titulo namin ng lupa. They were really crying and it really touched my heart. But the thing is, the laws that we have today are not perfect. As a matter of fact, there are so many loopholes when it comes to the Comprehensive Agrarian Reform Program. And that is probably the reason why, despite the fact that it has been there since 1988 up to now, a lot of our farmers are still clamoring for the much needed assistance and help coming from the department or coming from the national government, so to speak. So in other words, we must have to fill up these holes, these loopholes, so that we will be able to truly enhance the lives of our farmers. If you will allow me to invite you to take a look at the statistics that we have, around 60 to 70% of our citizenry are actually engaged in agriculture. Can you imagine? And yet, ironically, we are buying rice from our neighboring countries. And furthermore, did you know that we were the ones who actually taught them how to plant palay? They were learning it from us. They came here to learn how to plant palay in the International Rice Research Institute. And yet, now we are buying rice from them. Secondly, even yung bangus ba? Yung bangus, dati-rati, ang bangus nang gagaling lang sa Pangasinan. Pero ngayon, tayo na bumibili sa Taiwan, did you know? Yung ating pong ilang-ilang, tayo pong pinagbulan yan kasi ilang-ilang eh. Pero bumibili na po tayo ng ilang-ilang ngayon sa ibang bansa. What does that mean? I think it is really true that the agricultural sector is the weakest link of our economy. If we really want to strengthen our economy and we become an industrialized country just like the first world countries, the first thing that we must do is to have a formidable and strong agricultural economy. Yan po ang kailangan natin. Hindi, wag po natin sabihin maliit lang ang bansa natin. Bakit po ang Japan? Bakit po sila maliit lang? Kasi laki lang po natin sila. Pero why are they a superpower? Di po ba? At marami pa pong ibang mga bansa. Ibig sabihin lang po natin siguro, kung gusto po natin umulad, kailangan pong paunlarin muna natin ang nakakarami sa atin. Ano po yun? Sino po yun? Mga magsasaka po. Kailangan natin tulungan ang ating mga magsasaka. So, needless to say, Brother John, no, ito po yung inyong mga magiging legislative agenda pag po kayo ay nakakuha ng upuan sa Senado. Yan po, Ma'am Joy, ang uunahin ko. Pero ako, meron po ako ibang mga agenda katulad po ng yung tinatawag natin na Magna Carta for Barangay. Gusto ko po sana ipasa yung Magna Carta for Barangay kasi alam nyo po, kung merong mga pandemic katulad ng nangyayari ngayon, merong mga problema ang bansa natin, sino po yung nauuna para sumabak dito sa mga problema? Dito po ba yung mga barangay officials po natin? Ano? Kaya kuminsan, alam nyo po ba na wala namang sweldo yung mga barangay captain natin?
honorarium lang po sila eh. Kaya kung papahawakin mo ng million-million yan, tapos sila magdi-distribute ng mga million-million na yan, anong mararamdaman mo? Eh siyempre magdi-diskita yung mga yan. Wala po silang sweldo. Yung po mga barangay tanod natin, barangay health workers, barangay Lupon, pag napalitan po ang mayor, sigurado tanggal din po sila. Eh yung mga SK natin na promising leaders of our country, eh kailangan po natin bigyan sila ng scholarship, mga allowances po yan para kahit na po sila nag-aaral, kahit po sila mga kabataan, ay magkakaroon po sila ng motivasyon at interest para tumulong po sa ating mga mamamayan. Yun po yung pangalawa ko. Yung pangatlo po, ito po medyo contentious po ito, yung federalismo. Alam niyo po, alam niyo po ba na sa totoo ako po ang founder ng Partido Federal ng Pilipinas? Alam niyo po ba yun? Yung totoo po yun. Basahin niyo po yung Wikipedia natin. I am the founder of the Partido Federal ng Pilipinas. Today ko lang rin po nalaman, Brother John. Pero ang problema, iba na pong gumagamit ngayon. Pero alam nyo, well, anyway, I don't want to delve deeply to that. Pero kaya ko po kinakampanya ang federalism kasi po naniniwala po ako na ang katalinuhan at kasipagan ay hindi po monopolyo ng mga taong nakatira sa Manila o sa mga urban areas. Marami po tayong magagaling na mga leader, matatalinong mga mamamayan sa mga rural areas po, sa mga liblib na po. Matatalino po sila. Pero ang nangyayari po ngayon ay ang mga polisiya ng ating pamahalaan ay nanggagaling po dito sa Metro Manila at pilit nating isinasaksak sa mga lalamunan ng ating mga kababayan sa mga malalayong lugar. Kung meron po dapat nakakaalam kung ano po ang tama para sa kanila, dapat yung mismong nakatira doon sa probinsya, doon sa lalawigan, doon sa region nila, dahil alam po nila kung ano po yung kakayahan nila, alam po nila kung ano yung resources nila, at alam po nila kung paano dapat patakbuhin ang kanilang pamayanan. Yan po yung pangatlo, federalismo. At marami pa po, meron pa po akong plataforma na trial by jury, Ma'am Joy at Sir Coco. Pinag-usapan po namin to, sir, dito. Na parang, ano kaya po, pwede kayong mangyari itong trial by jury dito sa Pilipinas para po yung mga desisyon, lalo na yung mga mahihirap na desisyon, kung saan na... of course, kunwari, mga usapin po ng mga death penalty, ganyan-ganyan. Kailangan kasi accountable yung community eh, sa mga ganun eh. So, may mga measures dapat. Although, it's a different, entirely different discussion po. Pero, naipasok po namin yung idea na yun sa, hindi namin alam kung paano po siya magagawa. Ano yung magiging talagang benefit nito sa atin. Pero Sir John, can you enlighten us on what this is all about, yung pong trial by jury? Alam mo, Ma'am Joy, Sir Coco, no? Meron po akong kapalaran na nakapag-aral po ako sa London, sa University of Notre Dame. Meron po silang comparative government na mga kurso. At nakita ko po yung judicial system na maganda, yung trial by jury. Mm-hmm. Ano po ang unang-unang naririnig natin kung meron pong mga desisyon na binitawan po ang mga hukom natin dito sa Pilipinas? Di po ba sinasabi, kaya ganyan yan kasi corrupt yung judge niya? Di po ba? Palaging ganun eh. Palaging may duda. Kasi palaging nalalagyan yan, ganun. So, ibig sabihin, ang unang-unang problema po natin dito sa ating bansa, wala pong kredibilidad ang korte natin. Yan pong katotohanan. I'm a lawyer. There are a lot of lawyers who know that. Palaging sinasabi, walang kredibilidad ang mga husgado natin. Pero, hindi naman po lahat sila masasama. Sa katunayan, marami pong honest tayong mga judges. But, because of the doubt ng mga kababayan natin, palagi pong nadadamay ang lahat. So kung trial by jury po, ang mangyayari po dito, ang mga maghusga sa mga parties, yung mga litigants, ano po, yung mga ordinaryong tao, katulad po ng nurse ka ba, janitor ka ba, ikaw ba ay isang ordinary housewife, ikaw ba ay isang arkitekto, ikaw ba ay engineer, ikaw ba ay isang clerk, kasama po kayo sa trial by jury kasi meron po tayong tinatawag na mga jury duties eh. Ngayon, itong jury na ito, sila po ang magdedesisyon ayon sa diskusyon doon sa korte at sila po ang magboboto kung ito ba ang taong ito ay guilty o hindi. So ibig sabihin, kasama ang ordinaryong mamamayan sa proseso ng pagdedesisyon. So pag sinabi mo ngayon doon sa desisyon na yon na corrupt yan eh, ibig sabihin tayong lahat corrupt. Di po ba? Eh kasi kasama tayo sa pagdedesisyon eh. Di po ba? Correct. So, opo. Ano pang unang-unang malalaman po natin? Credibility. Magiging credible po ang mga desisyon ng ating mga korte at syempre yan po ang pinaka-importante sa lahat na maging credible para po
Huwag pong mawawalan ng tiwala ang mga ordinaryong mamamayan sa ating bansa. Yan pong importante, Ma'am Joy and Sir Coco. Sobrang ano, makarinig ng mga solidong plataforma, sir. Yes. Ito po talaga yung gusto po namin na malaman sa mga kandidato po natin. So maraming salamat po sa ano po, no, pag-take ng time. Sige, Kuya Miko, meron kang question. Nasasaka ko, Brother John, kasi I thought iikot talaga kasi sobrang solid yung ginawa mo po for the agriculture sector. And I thought it is already enough to win a senate position, but hearing this from you, I think you are like lacking your position, and I am really amazed and shocked to hear all of this. I just want to know, Brother John, kasi pumunta tayo sa federalism and we are discussing parang interested dito about sa mga reforms, constitutional reforms. And one reform that we want to know, that we want to push is open FDI. So, lagi namin na pag-uusapan previous days na is agriculture, do you think agriculture is ready for open FDI? And how can we make it more ready? Or how can we make it more feasible for agriculture? Yung pong federalism po natin, yun po for open FDI. Are you advocating open FDI also? Or foreign direct investment po, sir. Yeah. Mga foreign investments. Yes. Kailangan liberating po natin. Sir Coco, kailangan po natin ng mga foreign investments. Alam nyo, magbibigay po ko ng isang halimbawa, ano po. Alam niyo po ang mga magsasaka, pag binigyan mo po siya ng isang sariling lupa, hindi po niya alam kung ano ang gagawin niya sa kanyang lupa. Dahil sa tinagal-tagal ng panahon, sila po ay palaging umuasa sa landowner. Lahat po ng kailangan nila sa landowner. Kailangan ba nila ng pataba? Hingi sila sa landowner. Kailangan ba nila ng farmacinery? Hingi sila sa landowner. Kailangan ba mag-aral yung mga anak nila? Hingi sila sa landowner. Lahat ang nagpapatakbo ng buhay nila, landowner. Ngayon, pag binigyan mo ng sariling lupa yan, hindi nila ngayon alam kung paano patakbuhin ang kanilang lupa. They don't know how to manage and supervise their land. So, we have to equip them. And of course, there is a concept wherein if you give a piece of land to a farmers, the concept is only what we call a survival. Yung bang isang kahig, isang tuka. Ibig sabihin, dahil maliit yung lupa, pag binungkal mo yan, yung lang produkto mo para sa iyo niya. What we want to do now is we would like to make our farmers entrepreneurs. We would like them to become entrepreneurs. Mm-hmm. Yung bang may mga surplus po ba yung kanilang mga produkto? Now, how do you do that? Kailangan po natin yung tinatawag natin na economies of scale. Kasi po yung economies of scale na yan, lahat po ng mga lupa yan, pagdudugtugin nila yan, tapos gumawa sila ng isang kooperatiba, ang tawag po namin dito yung Agrarian Reform Beneficiary Organization. Pagkatapos, pwede po nila itong ipasok sa mga companies or multinational corporations to enter into a joint venture. Mm-hmm. Bibigyan kita ng halimbawa, Kuya Coco, ha, Sir Coco, and Ma'am Joy. Alam niyo po ba, narinig niyo na po ba yung Dole Philippines, doon po sa South Cotabato, yung gumagawa po ng mga pinya? Pinya. Opo. Alam niyo po, yung mga lupang yan, it consists of around 6,000 hectares. At yan po ay hinahati-hati po yan sa mga agrarian reform beneficiaries o yung mga farmers. Ngayon, ang ginawa po nila, pinagdugtong-dugtong po nila yan at pagkatapos ay pumasok sila sa isang agreement sa isang kumpanya na ang tawag natin ay Dole. Mm-hmm. Ngayon, gumawa sila ngayon ng local corporation, yung Dole Philippines. Ngayon, alam nyo po, ang yayaman ng mga magsasaka dyan, mga milyonaryo po yan. Ah, meron silang sariling palm. They have a school of their own, they have cemeteries, they have hospitals. Mm-hmm. Nirerentahan yung lupa nila at pagkatapos sila rin yung nagtatrabaho doon sa farm na yon. So ang tawag po natin dyan, economies of scale. And you need that. You have to allow investors to come in so that they would be able to help you. They can provide the capital and also the technical know-how, the training, etc., etc. I think that is the best that we can do to our agriculture. Kailangan po natin ng bagong perspektibo. Ang sabi nga po sa English, paradigm shift. Different kind of mindset. Hindi na po kasi uso ngayon na Sir Coco at saka Ma'am Joy yung magsasaka, magigising sa umaga, dadali niya yung kanyang kalabaw doon sa kwan bago sumikat ang araw, tapos tatapak siya doon sa lupa at pagkatapos ay madumi-dumi. Hindi na po ngayon ganyan. Kailangan po ang mentality ngayon.
nakasakay Hindi na po po siya. competitive. Kawawa po Ah, kung kita ka correct. natin. Correct, Ma'am Joy. Dapat nakasakay na siya sa isang traktora. Traktor, yes. Imagine mo nga, 30 minuto lang, ilang ektarya na yung nabubungkal niya. Pagkatapos, habang nagbubungkal siya, nanonood naman siya sa Facebook niya at saka nakikinig siya sa TikTok. Tama! TikTok ninyo. Ganun opo, po dapat. Marami po kami ditong ano eh. Marami po kami ditong mga viewers na nakikinig habang nagtatrabaho, yung mga nagpupuyat po, ganyan. Kasi medyo matagal po kami mag-usap-usap dito at mag-ano. Minsan may bangayan ng onte, pero politika-politika lang naman po. Sobrang actually ano natuwa ako kasi I used to sir brother John I used to work in a radio station and yun talaga yung concept ng isang programa ko which is Boom Agri Negosyo. So I think yun yung kulang talaga yung mga farmers natin stayed as farmers and we can help them to be entrepreneur para mabawasan natin yung middleman which is yung middleman yung talagang kumikita. So I am very ano I'm on to that yung ano yung tulungan natin yung mga agri yung mga farmers natin to be entrepreneurs as well. Yes. We need more people talking about this, guys. Yes. Kaya ito yung mga kailangan natin. Ito yung mga kailangan natin yung mga farmers natin. Huwag natin silang panatiliin na farmers lang. We need to empower them and we need people like Brother John who's talking about this kind of things and guys, he delivered already. He delivered already sa DAR. So, 'di ba? Let's give him a chance sa Senado so that he would be able to do much better things. But anyway, let's listen more no. Parang medyo ano, sabi ko nung una, ano eh. Sabi ko Brother John nung una, I will take a look at Brother John. Pero parang ngayon ako convince na ako eh. Sigurado na po ako ilalagay ko kayo sa listahan ko eh. Ang daming pareho kami ni Brother John. Naalala mo, Ma'am Joey, I also told Sir Chula na open FDI for agriculture is not just capital, but it's also technology, which is sinabi ni Brother John. Yes. And I think, dapat mawala na yung concept sa utak ng mga farmers natin na pang mahirap lang yung farming. Pag sinabing farmer, mahirap ka, yung parang grabe yung ano, yung grabe yung, you should work hard. But they're available na internationally yung mga farmers natin, they are working smart. Hindi na nila kailangan yung mga mahirap na galaw para lang mag-earn. So yun, parang okay na okay sa akin, Brother John, yung ano. And kung napapansin nyo guys, talagang ano, talagang hindi lang one-liner yung mga sagot ni Brother John. Parang sinasabi niya talaga how to get there. Yes. Sir Coco, gusto meron lang sana kung babanggitin, ano? Yung aside from that, ang kailangan natin i-improve natin yung urban agriculture eh. Alam mo, nung panahon ng pandemya, napatunayan natin na kung magkaroon ng tagutom, sigurado magkakaroon ng problema. So ang ginawa ko noon, dahil naawa ako sa maraming mga nagpapalimos na mga kasamahan nating, mga kapwa nating Pilipino dito sa Manila, lalo na yung mga driver ng mga jeepney, dahil wala silang hanap buhay. Bawal ang sumakay, bawal ang public transport, etc. Ang ginawa namin noon, nagdala kami ng mga gulay galing sa probinsya dahil mahigpit po yung mga health protocols. Ano po. So ang nangyari ngayon doon, every week na lang nagdadala kami ng gulay sa Tondo, ganyan, sa dito sa Smoky Mountain dahil marami po tayong mahihirap na kababayan dyan. Pero alam niyo po, sabi ko bakit ganun na? Eh, parang hindi po tama yung bigay ng bigay. Eh. Nakatanghod lang yung kamay, parang yung ang tawag po natin doon is yung mendicant mentality na hingi ng hingi. So ang ginawa ko, nagkausap po kami ng isang parish priest doon po sa St. John Bosco sa Tondo. Ngayon, ang sabi namin na pagkasundo namin na yung football field, habang hindi naman ginagamit dahil bawal naman mag-football, i-convert natin ito sa isang agricultural farm. So pumayag po yung pare. So ang ginawa po namin sa Don Bosco, binungkal po namin yung lupa na yun, almost 1 hectare. Ano nyo po nangyari? Nabigyan po ng trabaho yung mga mamamayan natin ng Tondo. At pagkatapos, nagkaroon sila ng fresh supply ng gulay. At kumita pa sila ng mga 80,000 to 100,000 every time na nag-harvest po sila. Pwede palang gawin. So ang nangyari po doon, hanggang ngayon patuloy po na umaani po yung mga ating mga kababayan sa Tondo dahil po dyan sa programa na yan. So, hindi po nagtapos dyan. Pumunta rin po kami dito sa Quezon City. Nakita po ni Mayor Joy Belmonte,
binigyan po kami ng 10 hektarya para bungkalin dyan sa may New Greenland. Pumunta po kayo doon, ang dami pong mga tanim na mga gulay dyan. After that, pumunta rin po kami kay Mayor Malapitan doon po sa Caloocan. Madali namang malapitan si Mayor Malapitan. So ang nangyari, nagbigay po siya ng mga vacant lots, ng mga basurahan, binungkal-bungkal po ng mga kasamahan natin, at ngayon ay masaganang masagana dahil po marami pong mga gulay sila. So, ang nasa isip ko po, sabi ko po, meron po kasabihan na pag binigyan mo ako ng isda, ako ay mabubuhay sa isang araw. Pero pag tinuruan mo kong mangisda, sigurado matagal ang aking buhay. So, ganun po sana ang mentality, values po, para turuan po natin yung ating mga kababayan kahit dito sa Metro Manila na magtanim. Sigurado po, may panlaban po tayo sa pandemya. Correct. So this can be done pala yung mga ganitong project, ano? Yes. So, we were just talking about this eh, no, Kuya Miko, and Brother John was already doing it na pala. Yes. 'Di ba? Na food security, guys, 'di ba? Yes. Pag ng pandemya, ito yung mga kailangan natin. Brother John, yung mga kinukultivate po na yon ng mga lupa. Yung produce po noon, binebenta po, kaninong earnings po yon kung sa kanila? Yan, sa kanila, yung mga nagtatanim po, Ma'am Joy. Sila po, kumikita po sila, sa kanya nila po yon. So, yung mga tao po na nagbubungkal doon, doon po sila nakatira mismo sa lugar na yon, sa Tondo. Kaya kumita po sila ng nice. Pera po eh. Nice. At meron silang fresh supply ng gulay. Correct. Yan, maganda. Totoo po. Ayan, nourishment. Ayan. Sige, Kuya Miko, go. Because Brother John, I don't want to make it very easy for you. So let me ask you one hard question. Ano naman yung tingin mo na you think you could have done better bilang sa mga ano, sa mga nagawa mo sa government? What do you think sa tingin mo na binigay sa yung role that you think you did not deliver enough, and how do you think, paano mo gustong baguhin yun so that it will be better? To make it, things that you could have done the other way. Yes. You know, Ma'am Joy and Sir Coco, I was able to find out that there are many loopholes in the Comprehensive Agrarian Reform Program. Mm-hmm. Loopholes that made it impossible for us to really deliver to the fullest in its maximum level the advantages that should have been given to our farmers. Okay, I'll give you one example. You know, in the past, they were claiming that they have a lot of accomplishments. We are talking about past administrations, about the distribution of lands. Mm-hmm. But did you know that the 5 billion hectares that were distributed since its inception, way back even during the time of President Marcos, no? If you're going to analyze it, most of these lands that were distributed were collective GLOWAs. When you say collective GLOWA, may isang titulo po yan, pero ang nagmamayari mga 500 na farmers. Ngayon, ganun po ang nangyari. So, madali po yung accomplishment nila noon, pero isang titulo lang po, pero napakarami pong may-ari. Ang tawag po dyan, collective GLOWA. Ano po ang nangyari? Ang mga magsasaka, imbis na nakinabang doon po sa Comprehensive Agrarian Reform Program, nag-aaway-aaway sila dahil hindi po nila alam kung alin ang portion ng lupa na yan ang kanila. Yan ang unang problema. Pangalawa, dahil sa aaway-aaway nila, yung mga magsasaka, umalis na lang. Yan po ang number one. Tapos. Number two, hindi po nila mabayar-bayaran yung kanila pong tinatawag na amortization sa land bank. So, wala po silang titulo. Pag walang titulo, hindi po sila makahiram ng pera doon po sa mga banks, financial institution na dapat nilang nagamit para meron silang kapital para magtanim doon po sa lupang ibinigay sa kanila. Pangatlo, hindi po ang mga local government units makakolekta ng real property tax dahil wala po pong titulo eh. Hindi naman nila alam kung ano yung babayaran nila. Yun po yung mga problema nila. At higit sa lahat, yung magsasaka, wala po siyang proof na may-ari siya ng isang sariling lupa, hindi niya maipagyabang yon, at hindi niya maipakita sa kanyang mga anak na siya ay isang tunay na magsasaka. Sapagkat naniniwala po ako, ang isang magsasaka na walang lupa ay hindi tunay na magsasaka. Para po siyang isang isda na tinanggal sa tubig o isang punong kahoy na binunot sa lupa. Ganyan po ang magsasakang walang sariling lupa. Kaya ang tingin ko, Sir Coco and Ma'am Joy, we need to legislate more laws that will have to strengthen our agrarian reform program, and of course we have to champion the cause of our farmers. Yes. And I think there are a lot of laws that are needed if we want to really establish a strong agricultural economy.
I think correct. That is the best thing that we can do. Yun po ang nakikita ko. Responsive na legislation. Responsive na batas sa tunay na pangangailangan ng mga magsasaka natin. Yan. Tama po. Ayun. Natatawa po kasi ako kasi ano eh, marami ang nagkakaroon ng impresyon at dito po sa ano, ilang beses na po nag-away-away yung mga tao dito na iniisip nila na kapag marami kang nagawang batas, magaling na legislator iyon. But it's not like that, no? You really have to take into consideration yung realities ng experience ng mga tao na maaapektuhan ng batas. And guys, you know, we have so many laws, pero alin dito yung responsive? And if we're going to put someone in that position who would be able to craft laws for us, piliin natin yung kayang gumawa at alam yung totoong nangyayari dun sa target ng batas na yun. Ayan. Okay. Well, Ma'am Joy, anyway, actually, yung iba, sinasabi lang marami silang na-legislate na batas, pero in reality, alam nyo po ba, co-author lang sila. Meron talaga principal author na gumawa ng batas, pipirma lang po sila, sabihin nila, I'm also the author of this law. But in reality, co-author lang. Ibig sabihin, pumirma lang sila para masang-ayunan yung batas na yun para pag i-deliberate na po nila yan doon sa plenary, eh marami na pong bumoto kasi siya co-author din siya. So, pasado na yung batas. But the reality is, there are only those senators who are really capable of crafting laws that are really responsive, as you said, responsive to the needs of our people. Eh, kung ang batas na pinapasa mo, yung palitan mo yung pangalan ng street, o kaya... that should be the last thing that we should do. Kaya kailangan po natin ay mga batas na talaga pong sumasang-ayon at tumututok sa mga pangailangan ng ating mga men. Katulad po ng isang ito, ma'am, at saka Sir Coco, yung ating creation ng Department of OFW. Alam mo, importante po yan, ha? Kasi po, for the longest time, we have been claiming that our OFWs are one of the heroes of our country. But look at how we treat our OFWs, not only here locally, but even abroad. Di po ba? Sila, naghahangad sila to bring good fortune to their families and so that they can also contribute to the economy of our country. As a matter of fact, most of the dollars that we spend for our international transactions come from the earnings of our OFWs. Kasi po, sa international market, hindi po tayo pwedeng bumili ng langis kung wala po tayong dolyares. Hindi po natin pwedeng gamitin yung piso natin. Ang kailangan po, dollars. So, ibig sabihin, ang mga OFW, mga bayani po natin. Pero karamihan man ang mga OFW po natin, pag uwi po nila dito, nakakahon na po sila. Yung iba nakakahon, nasa box na sila. Pangalawa, yung iba naman, nakakulong na po sa ibang bansa. At pangatlo, marami pong nag-exploit sa mga OFW natin, katulad po ng mga illegal recruiters, di po ba? Kung minsan, yung hindi sila tinatratong mabuti sa ibang bansa, they are actually abused and exploited by other citizens of other countries. So, kailangan po talaga natin ng isang Department of OFW para naman po matugunan yung talagang mga pangangailangan ng ating pong mga OFWs. Importante po yan. At isa po sa mga plataforma ko, kasi pag uwi po ng OFW, malaki po yung kanilang kwan, yung kanilang capital. Nakaipon po sila abroad. So ano pong dapat gawin? Pag-uwi, bigyan natin sila ng pamamaraan para magamit nila yung kanilang pera bilang kapital. Kaya nga, ang akin pong platforma, bakit hindi natin bigyan ng lupa itong mga OFW pag-uwi para yung pera nila, may paggagamitan sila at makatulong din po sila sa agrikultura. Tama po. Ano po... Kasi po, nung nalaman po namin na gusto niyo pong mag-join dito sa aming maliit na platform sa TikTok, iniisip ko, hindi naman panay, parang imposible na, imposibleng walang issue to si Brother John. I'm pretty sure merong mga issue to na kinaharap si Brother John. Kasi lahat naman po ng nasa gobyerno, lagi pong merong ganyan eh, di ba po? I saw a news, yun nga po, ayaw po namin padaliin yung buhay niyo, Brother John. Sige lang po. Sige masyado mo kami ini-impress, Brother John, kaya medyo papadalapan ka namin. Ini-impress kaya magtatanong po kami ng mahirap. Ganyan. Okay po. Nagkaroon po ng issue sa DAR kung saan may mga nag-testify daw po against you na nagsasabi na
This is about fixing para po siguro makakuha ng titulo or something like that, and that you receive 5 million out of it. And okay. Ano pong nangyari doon? Alam niyo po, sa totoo po, wala na, kung totoo po 'yan, alam niyo naman po si President Duterte pag nakakonsya ng corruption, pinapatanggal niya 'yung mga opisyales, okay. Ano po? Hindi naman po ako napatanggal dahil wala naman pong ebidensya. Mm-hmm. Pangalawa, 'yun pong taong nag-akusa sa akin, ngayon po nasampahan po siya ng kaso dito sa MTC, dito sa Makati for perjury dahil nag-execute po siya ng isang affidavit na purus po mga perjurious. Nakasampo na po 'yung kaso, ongoing po 'yung trial namin. Talagang ang gusto ko nga po sana eh talagang makulong po 'yung tao dahil nagsisinungaling. Alam niyo po 'yung bilang isa pong secretary ko minsan kasi, alam niyo yung ibang mga departamento, nagbibigay sila ng delata, ganyan, nagbibigay sila ng mga tulong, ganyan. Ako ang binibigay ko kasi lupa eh. Kaya ang lupa, ang tao pumapatay dahil sa lupa, di po ba? Meron nga akong isang experience po dyan eh. Paglabas ko ng opisina ko, may dalawang tao dun sa labas naghihintay. Pagkatapos po eh, kumaway po yung isang tao. Kumaway, tapos sabi niya, hi, ako naman po, friendly ako. Kumaway din po ako. Pagkatapos po nun, tapos na. Yung pala, ang nangyari, nagreklamo yung kasama niya, ang sinabi nung kumaway sa akin, kita mo, kilala ko yan. Sabi niya ganun, bigyan mo ako ng pera at ako nang bahala sa kaso mo. Ganun ang sinabi niya. Ganun po. Ibig sabihin, they are using me, but in reality, no transactions ever took place. Ibig sabihin po, alam niyo po kung sa totoo lang, ngayon lang po napatunayan, yung mga kaso-kaso na yan, wala po talagang mga anomalya na meron dyan. Kung meron man mga anomalya, ako po, pag nakalaman ko kagad yung anomalyang yan, talagang sinasampahan ko po sila ng kaso. Katulad po yung na-discovery ko na tinago nila ng mga titulo ng lupa doon po sa Cebu. Dalawang sako po. Ang ginawa ko po, pinaimbestigahan ko at kinasuhan ko po yung mga taong talagang responsible sa pagtatago ng mga titulong yan. In other words, alam niyo po, nung pumasok po ako dito sa departamento, mahirap po ako. Hanggang ngayon, mahirap pa naman po ako. Wala po ako may pagmamayabang. Ang may pagmamayabang lang ko lang po ay naging mapagmahal ako sa aking mga anak. Kaya ngayon po, meron pong dalawang anak na abogado. Hanggang ngayon. At yan po ang pinagmamalaki ko lang. At ang akin pong pamilya, masaya po. Dahil dito sa bahay, pag pumunta ka dito, wala po kaming mga katulong. At talagang sana nga ayaw ko nga pong tumakbo na senador. Kaya lang po, noong 2019, inofferan po ako ni Presidente para tumakbo. Nag-decline po ako. Pagkatapos ngayon, in-endorse na naman po ako sa PDP laban. Pangalawa na po ito, baka sabihin na po na talagang hindi ko na po sila sinusunod. At nakita ko naman po yung pangangailangan para makatulong po ako lalo sa ating pong mga mamayan, lalong-lalo po yung ating mga magsasaka. Yeah. Brother Jens, I think we discussed enough sa agriculture. Ang dami naming nalaman, ang dami naming natutunan sa agriculture. I want to go to your second agenda or platform sa yung sinabi mo kanina, which is federalism. So, how do you think yung federalism natin, paano tayo magta-transition from from unitary to federalism? Kasi ito yung gusto naming malaman. Ano yung idea ng iba? How can we transition to from unitary to federalism? Okay. In the first place, Sir Coco, no, and Ma'am Joy, you know, our country is an archipelago. We are composed of around 7,000 islands. As a matter of fact, we have so many dialects in the Philippines. More than 1,000, I suppose. We are composed of different cultures and traditions, no? And so the way of life that we have is quite different. Although we are all considered as Filipinos, but in the way we deal with people, our customs, our traditions, it's still different because of our different classification in terms of the language, of the dialects that we speak, and also the customs and traditions in the different islands where we come from. Ngayon po, yung konsepto kasi ng federalismo, ang nasa isip ko po ganito po eh. Ang pinakamaganda pong sistema ng federalismo, yung gusto ko po sana yung parliamentary federalism. Kasi po yung parliamentary federalism po, pag tayo po ay bumoto ng atin pong mga leader, hindi po katulad dito sa Pilipinas na ang basihan po natin popularidad. Di po ba? Kahit sino na lang, basta popular. Kahit personality politics. Basta popular, siya ang binoboto ng tao. Mali po yun eh.
Sa parliamentary federalism po, ang pinipili po dyan yung issue. It's always issue-oriented. Ang binuboto po dyan ay yung political party. Ano po ba yung mga objektibo ng isang political party? Yan po ang maganda. Ang pinag-uusapan natin, yung mga solusyon na ibibigay ng isang partido para mapaunlad ang bayan. Ganun po dapat. Correct. Hindi correct po yung popular ka dahil ikaw ay dating sikat na, well, no offense meant po ha, ikaw ay sikat na artista, sikat na kumakanta, etc., etc. I have nothing against them, but I think it is much better if we are issue-oriented rather than personality-based. Ganun po yon. Ngayon, correct, yung transition po natin, yung transition po natin na sana mangyayari, kasi po, pwede naman po tayo mag-transition into a federalism dahil meron na po tayong mga tinatawag na local government units, di po ba? Meron na po tayong mga regional organizations, meron na po tayong mga provincial. Ang gagawin lang natin, igugrupo-grupo na lang po natin yan eh, para makakreate po tayo ng mga different regions or zones that can be considered as autonomous in different areas and different regions. Pwede po yan. Ang sinasabi po kasi nila, magastos yung federalism na yan. Ganun po ang unang angal nila. Eh. Pero di po ba may kasabihan tayo, why do we have to maintain a certain system which has been there for the longest time and yet it has never effective? Di po ba? It did not work out. Nakikita naman po natin hanggang ngayon. Mahirap pa rin ang bansa natin. Hanggang ngayon, yung problema nila noon, problema pa rin natin hanggang ngayon. Di po ba? Ibig sabihin, hindi po epektibo. Meron po tayong kasabihan, a person who commits the same mistake is stupid, di po ba? I'm sorry for the term, ha? Pero hindi naman po tayo siguro mga estupido. Tayo pong mga tao dito sa Pilipinas, marami pong matatalino dito at marami po ang gustong tumulong. Kaya lang nga, hindi po sila popular. Wala po silang pera o napanggasto sa eleksyon. Katulad ko po, wala naman po akong pera, kaya lang marami pong sumusuporta sa akin. Yun po ang nagbugso sa akin para talagang tumakbo. Kaya sana po maiba na po yung values natin. I hope that we can change our values and we can really make decisions that will really be good for our country. Sana po ganun po ang mangyari sa atin. Nakahanap tayo ng isa pang pro-reform kasi naghahanap kami at a brother John ng another pro-reform. Kasi we invited someone from Correct Movement na yung advocacy talaga nila is really reforms. Ang ina-advocate nila are open FDI, which is the economic reform, yung parliamentary and yung federalism. So, we've been talking about it all throughout mula nung nagsimula kami. We want to know, Brother John, because you are giving us a lot of information about the reform. I think, agree ka naman dun sa tatlo, ano po, Brother John, sa open foreign direct investment, sa parliamentary and federalism. Paano kaya yung sa tingin mo sunod-sunod? Are we going to start with federalism? Are we going to start with parliamentary? How do you think yung pinaka-feasible at yung magiging pinaka-effective na sunod-sunod nito? Well, Sir Coco, no, and Ma'am Joy, if we really want to institute change in our country, the first thing that we must do is we have to enhance the economy of our country. That's first and foremost. Because you cannot shift into a new system if you are not economically well off. That's the first thing. Otherwise, we will be looking for some funding that will have to sustain the changes that we will have to institutionalize. So we must have to have an economic recovery, an economic upheaval, so to speak, so that we will be able to have the momentum in trying to create changes in our society. Alam niyo po, yung isa pong panukala ko nga po dyan, kasi it's high time that we look at our constitution. Kasi yung ownership po ng mga corporations natin, di po ba 60-40? Pumunta ka sa ibang bansa, hindi naman po ganyan eh. In other words, they encourage the coming in of investments into their respective countries. I think we have to adjust to the call of the times, sabi nga nila. Kasi alam naman po natin na walang bansa na pwedeng tumayo sa kanyang sarili kung walang tulong ng investment coming from other countries. That's very important. So yun po ang unang-una, economic recovery. Economy muna. Pagkatapos po ng economy, siguro we have to overhaul the system. We have to, yun na nga, institutionalize yung federalism po natin. Kasi ito na po yung tinatawag natin na talagang we will have to introduce a system that will have to eliminate all the vintages or the so-called manifestations of corruption and all issues that would have to hinder the development of our country.
Ang maganda po kasi sa parliamentary federalism, Sir Coco and Ma'am Joy, kapag ang isang leader ay isang epektibong leader, kahit na gaano siya katagal, pwede siyang tumagal dyan dahil satisfied ang tao. Mm-hmm. Pero kapag siya ay nakagawa ng kapalpakan at hindi maganda na yung ginagawa niya, kahit isang buwan lang o dalawang buwan, pwede mo na siyang tanggalin because of a vote of no confidence. Magre-re-elect ulit yan at magkakaroon ng coalition ang iba't ibang mga partido para makakreate sila ng new government. Yun po ang maganda riyan eh. E dito po sa atin, kapag nakakuha tayo ng isang presidente na palpak, eh, 6 na taon yan, eh, pag wala tayong magagawa, we'll have to contend with the 6-year period. Di po ba? Tapos yung pangatlo po, yun po yung sinasabi nyo. Yun na po natin ipapasok yun para sunod-sunod po yung atin pong mga reforms at magkaroon po tayo ng isang talagang mapayapa at maunlad na bansa. Correct. Ayan. Kuya Miko, may follow-up question ka pa. Iniisip ko, punta na tayo dun sa, meron akong mga topic na gusto ko sanang ma-explain ni Brother John ng briefly. Pero kung meron pa tayo ng question, ano? Medyo okay na ako. We have guys! Guys, we found something. Alam nyo na. Ayan. Brother John, meron po kaming mga topic dito at gusto po sana naming marinig kung ano po yung iniisip ninyo tungkol dito sa mga topic na to. So, brief explanation lang po, ano po yung iniisip nyo dito sa mga bagay na to para lalo po namin kayong makilala. Ayan po. Unang topic po, Brother John, ano pong masasabi nyo kapag ka nabanggit ang usapin ng social welfare? Mm-hmm. Alam nyo po, social welfare is very important. We should give more preference to those people who are weak in our society. Mm-hmm. Alam nyo po, may kasabihan po sa English na a society is judged by the way the strong within the community treat the weak within the community. Ibig sabihin, kung paano po tratuhin ang malalakas ang mga mahihina sa isang komunidad, yan po ay mahuhusgaan ang isa pong society o lipunan. So, for me, when we talk about social welfare, I think we should talk about the welfare of those people who are yung mga tinatawag natin na underprivileged. Sino-sino po yun? Mga senior citizens po natin. PWD. Kailangan po natin tulungan yan. Yung mga farmers natin, unang-una, kailangan po natin tulungan ng mga farmers natin. Yun ating pong mga OFW, yun ating pong mga marami pong sektor na naghihirap. Yung mga frontliners natin, alam niyo po ba, kawawa po yung mga frontliners natin. We should really help them also. So in other words, social welfare should be for those who are really underprivileged. Yung po talagang mga nasa mababang lugar ng atin pong lipunan, siguro kailangan po natin silang talagang tulungan. Yan po naman ang tungkulin talaga ng pamahalaan para tulungan ang mahihina sa lipunan para magkaroon po ng kapantay-pantay na kaunlaran para po sa lahat. Yan po ang aking nasa isip. Ganda, no? I-judge mo ang isang lipunan base kung paano tratuhin ng lipunan na yon yung mga mahihinang miyembro niya. Yan po. Ganda, no? Tama po. Ayun. Next topic, sir. Kuya Miko. Ako, Attorney John, let's go ahead, straight. Anong naisip mo kapag ka narinig mo yung martial law? Well, ang martial law po kasi ay isa pong solusyon in order to suppress violence, rebellion, at saka para po to restore order within the community. But, you know, martial law is always subject to abuse. Di po ba? Kasi may kasabihan po tayo na absolute power corrupts absolutely. Di po ba? Meron po tayong kasabihan ganyan eh. Kapag binigyan mo ng kapangyarihan ng isang tao na walang puwang, ibig sabihin walang makakapigil sa kanya, kung minsan naaabuso po yan. Eh, ako po naman, pinanganak po ako nung panahon, naabutan ko naman po yung martial law. Alam nyo, sa totoo lang, nung unang-una, maganda po yung martial law dahil lahat ng tao sumusunod. Pero habang tumatagal po yun, ay nagkakaroon na po ng abuso. Yan po katotohanan. And that's the reality. And that's the reason why it build up hanggang sa nagkaroon po ng mga revolusyon, mga ganyan-ganyan. So, basically, kailangan huwag po nating absolutely ibigay ang kapangyarihan sa isang sektor wherein they can always rule the people by their own whims and caprices. Hindi po pwede yan. Kailangan po natin na sundin yung tinatawag natin na rule of the majority and welfare of the majority. Yan po ang nasa isip ko. Salamat po. Death penalty, Brother John. What do you think kapag ka nabibring up po itong topic na to?
Well, actually, alam mo, itong paboritong subject ko yung death penalty. Kasi nung ako'y nasa koleyo, nasa College of Law, nag-debate po kami tungkol sa death penalty sa Association of Law Students of the Philippines. Ako po, ang aking puntayo doon is I am against death penalty. Yan po ang katotohanan. Alam niyo po kung bakit? Kasi kung hindi pa po perpekto ang ating legal system, no? Katulad ng pinag-uusapan natin, marami ang mga nako-convict sa hindi tamang o wastong pamamaraan. Bakit, Kanyo? Eh kasi nga, sabi nga natin, our judicial system is sometimes riddled with corruption. Although I'm not making a generalization, no? But there are so many instances wherein some people are actually convicted, but they are actually innocent. And most of those people who are affected are the poor people, mga mahihirap na tao. Dahil hindi po nila makayanan kumuha ng isang magaling na abogado, hindi po nila makayanan na mag-hire ng mga services ng talagang mga magagaling na abogado. Yan po ang ang punto ko diyan. Yung death penalty po kasi halos lahat ng mga makabagong bansa ngayon they are reverting back from formerly death penalty, pinatanggal nila tapos binabalik nila. Ganun din po sa atin, pabalik-balik, depende po sa sitwasyon. Ano po? Pero sa akin, sa moralidad ko po, sa paniniwala ko po at pananampalataya ko sa Panginoong Diyos, palagay ko, I think it's better to rehabilitate people rather than to kill them outrightly. Kasi yung death penalty po, wala nang pag-asa ang tao kapag pinatay mo eh. Although meron pong exemption na sinasabi nila, yung heinous crimes. Yung bubang talagang manhid na po talaga yung tao na talagang meron na siyang criminal sickness sa utak niya. Palagay ko, those are the instances. Those are the exceptions, ano po. Pero generally, for me, that penalty is not good. Brother John, how about corruption? Well, corruption is one of the sicknesses in our government that hinders development. I think the reason behind is because most people do not have values at all. Alam niyo po, meron po ako sinulat na libro na na-endorse po ng mga pare. Ano po? Ang tawag po dito, ang title po ng libro ko, Internal Revolution. Well, commercial po ito. Selling po siya sa National Bookstore. Pero yung konsepto po ng Internal Revolution, hindi po yung revolution na violente. Ang kailangan po natin ay isang revolution sa loob natin, pagbabago sa sarili. We are talking about changes. But you know, you cannot change a society not unless a person has changed himself because of his values. Naniniwala po ako na ang tamang direksyon ng pagbabago ay dapat yung pagbabago muna sa ating sarili. If we have a revolution within ourselves because we embrace values that are really good for the people, good for ourselves, then definitely we will be able to effectuate change that will be good for everyone. Pero yung mga revolution ng mga yan, yung mga sa society, pag hindi nagbabago ang tao, ay nako, pansamantala lang po yan. Ang kailangan talagang revolusyon ng ating pagbabago ng ating sarili at isipan. Yan po ang importante para sa akin. Brother John, renewable energy, nakita ko po sa comment section. Well, renewable energy is very good. We must have to admit the fact that nowadays, the environment is very vital to our survival. Especially that our population is definitely increasing. And because of that, there are so much pollution that are created because of the number of people that are now inhabiting this earth. You know, if we don't help each other by trying to preserve our environment, then definitely nobody is going to progress. Nobody will be able to benefit from the blessings of nature. Kaya kailangan po natin ng renewable energy para po talagang maprolong po natin yung katiwasayan at kapayapaan dito sa bansa natin at sa buong mundo para po magkaroon naman po tayo ng isang magandang kapaligiran na talagang pwede pa nating ipamana sa ating mga anak. So renewable energy is definitely a go for me. I think we should support renewable energy. Thank you, brother John. Pero pa kung ang ano ngayon, ang trending is West Philippine Sea. Yeah. Okay. You know, this is a very ticklish issue, the West Philippine Sea. You know, China is really very aggressive when it comes to its nine dash line. That is the concept that is being advanced by China. And the reason behind is because they wanted to maintain that body of water, which is very vital for their
survival and also for their economic development, without which it would be difficult for China to progress because they are a landlocked area. In the north, they are bounded by Mongolia. In the south, in the southern side, they are bounded by the Indochina or Vietnam, Laos, Cambodia, etc. Further in the north, they are bounded by India. So the only access that they have through waters is by means of the West Philippine Sea. Now, in our case, you know, our doctrine is what we call as the archipelagic doctrine, wherein we have the territorial sea up to the exclusive economic zone. Now, we actually occupy a very big area, vast area, around 200 nautical miles from the shores of our lands. Now, with this, we are now having some sort of an overlapping claim over the West Philippine Sea. And, you know, the West Philippine Sea is so rich with natural resources. So it's a matter of survival between our country and China. And, of course, you know, when you talk about survival, there's a saying by Sun Tzu that if you are weak, learn to toe the line and do not impose upon those people who are strong. Because if you do so, you might just find yourself being stepped upon by this strong force. So what I'm saying is that before we lift a finger in order to fight for our jurisdiction of the West Philippine Sea, let us truly develop our country first. Let us be economically, militarily strong. Otherwise, our voices will not be heard. We are just like a voice crying in the wilderness. We will never be heard. Kahit we will always lose. Yeah, kahit ano pang angal ang gawin natin, hindi tayo papakinggan. Kahit ano pang protest ang gagawin natin, wala tayong magagawa. First, we must have to develop ourselves, strengthen our economy, strengthen our military, strengthen our government. And when we are strong, that's the time that we speak strongly, forcefully against this issue. Tignan mo Taiwan, Sir Coco at saka Ma'am Joy. Maliit na bansa yan, napakaliit. But look at what they're doing. Huh? They're very strong. They can say no. They can always say to China, to the People's Republic of China, that we are an independent country. Although, on the other hand, People's Republic of China is claiming that Taiwan is also a territory of theirs. So basically, it's just a matter of trying to develop your own resources first before you do anything that is dangerous and risky to our people. Because if we dare challenge them, and later on we find ourselves in conflict with these countries, but we do not have the capability to match them toe-to-toe when it comes to resources, what will happen to our country? We will just be invaded and, well, it will be worse rather than what we have desired for. Agree. Thank you, Brother John. Agree. Opo. Brother John, ano pong masasabi ninyo sa Makabayan Block? Well, the Makabayan Block, they have a way of, their advocacy is more on trying to promote the interests of the Filipinos in a way that sometimes they have a close mind when it comes to the level of development that is being advocated for by other people who do not toe the issue that is being advanced by this Makabayan Bloc. And more often than not, they are associated with the left-leaning ideologies. No? And because of this, some people are quite hesitant to support them, although they have many supporters also. But the thing is, when you are aligning yourself with a left-leaning ideology, it would somehow create doubts amongst our people, and it will not gain so much support, because we know for a fact that when you embrace an ideology that is contrary to democracy, then a lot of our rights and privileges as free citizens of our country will be set aside, and it will just be a monopoly of power by those who will be by a political party which is promoting a political a left-leaning ideology that will later on run the affairs of our country. All means of production will be occupied by them. There will be a nationalization of all corporations and businesses that are vital for a country. Although in the latter part, just like China, alam naman yung China, they started as a communist country, but now basically they are a capitalist country because they are involved in so much businesses. But it takes some time. There's a transition, and before that can be accomplished, they must have to eliminate all opposition to their policy. And that would be very costly because it will result in the killing of so much people. So sa akin, ang Makabayan is
ideology is, well, they should be tolerated because it's a part of democracy. But mm-hmm. with their advocacy that it should be left-leaning, et cetera, well, I doubt very much because, you know, we are a freedom-loving country. Mm-hmm. Sometimes we give more importance to our freedom rather than the economic aspect of survival. So mm-hmm. basically, I think they're okay. We tolerate them, but most people do not really appreciate the manner by which they're trying to steer the bureaucracy of our government. Express na lang po namin yung distaste namin sa kanila. That's not true. Naman po ng demokrasya namin yun. Eh. Sige, dyan lang kayo. Pero express rin namin yung distaste namin sa inyo. Ayan. Brother, let's go straight. How about NPA? Or insurgents? People's Army. Yes. Well, the problem with our new People's Army, although they have also a goal in order to promote progress to our country, is that they adhere to violence kasi. You know, when you adhere to violence, violence is always met with violence. So basically, there are a lot of people dying because of the new People's Army. So my opinion is that why don't they just join us in the legal process? Why not create a political party and advocate mm-hmm. for changes, advocate for their objectives and their ideology? And if people will patronize them, will agree with them, kung papayad ang taong bayan para sila ay kampihan, then sila ang mamumuno ng ating bayan. Pero kung gagamit ka ng dahas, palagay ko hindi maganda yon kasi maraming mamamatay, maraming mapapatay, at sigurado hindi magkakaroon ng tuong kapayapaan ang bansa natin dahil gantihan na lang ng gantihan yan hanggang sa halos lahat ng tao ay mamamatay na. Mm-hmm. Tama. Mm-hmm. Ayan. Ito po, medyo touchy po na topic to eh. Ano pong masasabi niyo po sa same-sex marriage? Pwedeng pass. Okay. Ano, kasi okay lang. Kasi ang batas kasi natin ngayon is ano eh, yung marriage is the union between man and a woman. Yun po ang ano eh, ang definition ng ating kwan, ng ating mm-hmm. batas. Ngayon, yung same-sex marriage kasi is marami kasi ang nagsasalungat ng mga kwan eh, ng mga position dito eh. Yung ating simbahan, definitely, they do not agree with same-sex marriage. Definitely. Mm-hmm. And but then, those people who are really there, who are practicing this, definitely, they would advocate for it. And I think, ang simbahan naman natin, in fairness sa simbahan, ako kasi Katoliko po ako eh. Mm-hmm. Sabi po ni Pope Francis, yung pong mga gustong magsama na parehong sex, mm-hmm. eh pwede naman po silang magsama pero hindi pa dapat sila ikinakasal. Kumbaga mm-hmm. sana magsama lang sila for companionship. Pero hindi mm-hmm. po dapat sila ikinakasal sa simbahan at kinakasal doon sa civil civil marriage. At hindi promiscuous. At ang ibig pong sabihin nun ay siguro dapat maging loyal sila sa isa't isa kung talagang gusto po nilang magsama. Ganun po yun. Para maiwasan po natin ang pagkalat din ng sakit at saka syempre yung immorality, sense of immorality. So, lahat naman po malaya tayo na gumawa ng ganyan eh. Kaya sa tingin ko, depende po sa tao yan. Pero if I were to make my own position on the matter, I would abide with the guidance of the church. Ganun po ang gagawin ko. Sa comment section, brother, divorce daw po. Well, divorce dito sa bansa kasi natin, as a lawyer, we don't have any divorce here, no? But there are proposal being advanced in Congress. Meron pong mga proposal ngayon na sana i-recognize na ang divorce. Bilang isang taong aktibo sa simbahan, hindi po kasi in-acknowledge yung divorce. Hindi po siya, ibig sabihin, hindi inaayunan ang divorce kasi it will destroy families eh. Katulad po sa ibang bansa, ang nangyayari po, ang kuminsan ng isang tao, ilang beses nagdi-divorcio. Maraming asawa, maraming anak, iba't ibang mga asawa. So basically, nasisira po yung pamilya. Kasi ang sa atin po, ang paniniwala po natin is, family is the basic unit of our society. Kailangan pong palakasin ito, no? Pero,
meron naman po tayong proseso para maghiwalay ang mag-asawa na talagang hindi na po talaga sila magka-compatible. Ang tawag po doon, yung annulment po kasi, yung pag meron tawag na psychological incapacity under Article 36 of the Family Code, na kung saan, parang sinasabi po dyan na from the very beginning, there was really no marriage to speak about kasi nga po hindi po sila talagang hindi po yung qualifications ng isang ikakasal ay wala po sa isa sa mga ikakasal. Ganun po yon. So, basically, parang pareho na rin po yon. Ang problema po lang po kasi sa divorce ay after the marriage, saka muli paghihiwalay niyo mag-asawa, di po ba masakit yon? Kunwari, 30 years na kayong married, tapos biglang magdidiborso kayo dahil si Mr. nakahanap ng iba, si Mrs. nakahanap ng iba, di po ba? Pero these are changing times. Hindi ko lang po alam kung ano po ang magiging batas na maipapasa po dito. Pero para sa akin po kasi, naniniwala po ako sa tuturo ng simbahan na kung gusto maghiwalay ng mag-asawa, it should be by annulment because from the very beginning, there was no marriage to talk about, marriage to speak about. Ganun po yung tayo ko po diyan. Okay. Kuya Mico, meron ka pa? I want to know about war on drugs. Okay. Alam niyo po, yung war on drugs po, noong kataasan ng sitwasyon na maraming namamatay ng mga drug users at saka mga drug pushers, alam niyo po, ako po yung gumagawa ng kwan. Ako po yung nag-supervise na gumawa ng mga drug rehabilitation centers. Trabaho ko po yun bilang Undersecretary ng Department of Interior and Local Government. Yung pinakamalaki pong mega drug rehabilitation po natin dyan sa may Nueva Ecija, sa Fort Magsaysay. Ako po nag-supervise yan para magawa po yan. At saka yung iba't iba po pong mga drug rehabilitation. Naniniwala po kasi ako na dapat bigyan palagi ng pagkakataon ang tao para magbago. I am always a believer of the concept of opportunity to change. Everybody must be given an opportunity to change. Kaya lang dapat mapag-aralan po natin kasi yung konsepto ng illegal drugs. Alam nyo, ang isang taong gumagamit po ng droga, kasi napag-aralan ko po ito dahil pumunta po ako sa Washington, D.C. Pumunta po ako sa Department of, yung sa the DEA, sa Drug Abuse, yung department po nila. No? At napag-aralan ko po dyan na ang taong gumagamit po ng droga, kuminsan, karamihan sa kanila, yun yung mga sawi sa buhay. Meron din mga gumagamit ng droga na mayayaman, ano? Pero mas nakakarami po yung mga sawi sa buhay. Ano big sabihin yung walang trabaho, walang profesyon, yung pong mayroon laki ang problema sa pamilya, at dahil po dyan, ang gagawin po niya, para makalimutan po niya yung kanyang ginagawa, ay gumagamit po siya ng drugs. So ngayon, habang gumagamit po siya ng drugs, hindi niya po namamalaya na siya po ay nagiging addict na pala. So kailangan po niyang i-sustain yung pagka-addict niya. So ang ginagawa niya ngayon, either magnanakaw siya dahil wala naman siyang trabaho, o kaya... na-disconnect na si Brother John. Teka. Grabe, sobrang dami natin. Sabi nung isa sa comment section, pakiramdam na daw niya ang talino niya ngayon. Nakita natin, no, nasa conservative side si Brother John. Kasi yes. Actually, ano siya eh, yung medyo taong simbahan nga siya, kasama naman sa profile niya yun. Although, I do not fully subscribe dun sa mga conservative stand niya. I think dun sa other things that are really, really important, sobrang go na go ako dun. Ayan. Teka, tingnan natin kung makakabalik si Brother John. Well, ako, guys, ang ipinipili ko din, pipiliin ko sa Senado, are people na magre-represent ng different ideology. Alam mo yung ganun, para if ever itong ideology na to is not, is opposing to that, like, policy, it will be a good opposition. Yun nga, yung mapapolish yung batas. Kasi there are available, opposing views. So, kumbaga, kung I think opposing, ideology, I also don't, subscribe to dun sa mga, sa pagiging, conservative. However, I think he will make a point
He will make a better point kung bakit ayaw niya sa isang policy. And if ever kumontra siya, I think he will be a good opposition for that policy. So, kung hindi man mapush yung policy na yun or hindi, I think ibig sabihin nun, mahina yung ano, mahina yung nagpupush. Correct. Ayan. Teka lang ha. Intayin natin baka makabalik si brother dyan. Oo. Mag-wrap up na tayo guys kasi sobrang ano. Actually, medyo over na tayo. Brother just stayed with us for ano ha, for 2 hours and sitting and explaining his stand and we really appreciate it. Sec John C. So, ayun. Nakakatuwa po. Ayan. Nakabalik na po si ano. Sobrang ano-ano, parang talagang, guys, ano, impromptu to, guys. Yes, so, boss. Very continuous yung sagot. Correct. Oo. Hello po. Hello, welcome back, Brother John. Welcome back. Sorry po, nawala po ako. Sorry po, nawala. Opo. Pero, Sec John, Brother John, gusto na rin po namin itong i-wrap up itong gabing to kasi talagang sobrang natutuwa po kami sa sobrang dami naming nalalaman po sa inyo. Isa pong tanong, bakit po namin kayo kailangang iboto sa 2022? Ma'am Joy at saka Sir Coco, alam niyo po, kailangan po natin ng mga bagong pananaw. Mga bagong pananaw po sa atin pong Senado. Kailangan po natin ng mga bagong ideya. Lalong-lalo po sa mga panahon na ito. Kailangan po tayo maging issue-oriented at kailangan po natin ng mga mambabatas na talagang in touch with the people. Yun po ang kailangan natin. Kasi po, nung ako po ay naging secretary ng Department of Agrarian Reform, ako po ay nakalibot sa buong Pilipinas ng ilang beses sa mga magsasaka po natin. And I was able to understand yung kanila pong mga hinaing, yung kanila pong mga daing, yung kanila pong mga problema. Alam nyo po, biro ko nga po, pero ito po ang totoo ha. Tingnan nyo po, wasak na po yung ilong ko. I was swabbed 70 to 80 times. Dahil lang po sa pag-ikot-ikot. Dahil po sa gusto ko pong malaman kung ano po talaga ang sitwasyon ng atin pong magsasaka. Bilang isa ng magiging senador po, ako po, yan po ang akin pong hangarin na pakinggan po ang boses ng atin pong mga mamamayan kung ano po ang gusto nilang mangyari at yun po ang gagawin nating isa sa batas para po magkaroon po tayo ng mga batas na epektibo, batas na tumutugon sa mga pangangailangan po ng atin pong mamamayan. Yun. I think ano, hindi na natin masyadong i-delay si Brother John. I think we learned a lot. Hindi lang natin nalaman kung ano yung side ni Brother John, but I think we learned a lot from him. So, Brother John, we appreciate po na parang naabot nyo kami dito sa TikTok at yung muntin naming live ay naabot nyo. We really appreciate na you reach out. Dito namin nararamdaman na you really reach out to the people. Kasi naabot nyo nga kami and we are just a small live here in TikTok. Follow natin guys si ano si Brother John. Yes, follow. May mga contents na to eh. May mga contents na yung ano account ni Brother John. Let us ano if you have question, you can direct your questions to him there ano sa account niya directly. So para makapag-content rin si Brother John tungkol dun sa mga 'yon. Ayun. Kasi dami ng pagtanong. Opo, ayan. Kasi actually kanina meron nagtatanong eh about the rice tariffication law. Yes. Kung anong masasabi doon na ano, ayun, if it's okay with you Brother John kung okay lang po sa inyo i-address or ano wala pong ano, kung if it's wala time for you to take a rest, okay lang rin po. Hindi, okay lang po. Kasi po makikita naman po natin ngayon na ang purpose po talaga niyan is some of our legislators have designed and crafted that law because they believe that they will be able to get an exact amount of money that will be used to support our farmers. Mm-hmm. Yan po ang konsepto kasi niyan eh, para meron pong mga 10 billion, if I'm not mistaken, mga 10 billion pesos na pwede lang gawin para gamitin para makabili po ng mga makinarya, pagtuturo po ng mga bagong teknolohiya sa atin pong mga magsasaka, kaya po may rice tariffication. But in the process, meron din pong bad effect yan, di po ba? Mm-hmm. Kasi nga po, tumataas po ang presyo ng ating mga bilihin. At yung mga palay natin, hindi po natin nabibenta ng mga magsasaka ayon po sa presyong gusto nila. Mm-hmm. So basically, if there is discontentment, there must be an adjustment
we should try to redraft it in such a way that it will not really create so much disadvantages to our farmers. So, ganun po. Dapat po maging flexible din po tayo. Tignan po natin kung ano po ang mas nakakabuti sa atin pong mga nakakaraming mga kababayan. Pero on the other hand, siyempre, yung consumers ang gusto nila, maganda rin po yung ibig sabihin ay mayroon daw dapat na ample supply ng bigas. Kaya nga, inaalaw po natin yung rice tariffication na yan. But in the end, it will be the farmers who will be greatly affected because their produce will not be bought in a price that they would like. And therefore, it would redound to their liability. Ganun po yun eh. So, kailangan po ang bottom line po niyan, dapat maging flexible po tayo in order that we may be able to adjust so that our farmers will be able to, well, not only the farmers, but the majority will be able to benefit from a law that is really advantageous to the people and to the majority. Okay. Thank you. Wait, gusto pa ako itanong. Brother John, I just want to know, para sa'yo, what makes a good senator? Sa akin po, para sa akin po kasi, ang senator po dapat, talaga ang function po niyan, gumagawa po ng batas yan. Senador nga po di po ba? They are there to legislate laws. Kung tatandaan niyo po, meron po tayong tatlong sangay ng pamahalaan. Yung executive, yung judiciary, at saka legislative. Ang senador po nasa legislative. So ibig sabihin, mga batas po ang dapat ginagawa niyan. So ibig sabihin, maglagay po tayo ng mga dapat na mga senador na nakakaintindi at nakakaunawa kung paano po ang gumawa ng batas. Hindi po ba? Hindi po yan nakakuha sa popularidad. Kailangan po natin ng mga senador na talagang gagawa ng batas para po mapaunlad at mapaganda ang pamumuhay po ng ating mga kababayang mga Pilipino. And at the same time, siguro wag po natin gagamitin yung Senado para po mag-grandstanding. Kasi karamihan po kasi nang gusto pumasok sa Senado eh. Gusto po maging presidente po eh. So ngayon, nag-grandstanding po sila hanggang sa naiipit po yung mga resource speaker, resource persons. Hindi naman po tama yon. We should treat yung mga resource persons po dapat yon, kaya po sila inimbita in the aid of legislation po yan eh, para po makagawa ng mga batas na tama. Pero kung mag-iimbita ka ng legislate ng resource person para ipapahiya mo, tapos ipapakulong mo. Correct. Hindi po tama. Ang dapat pong gawin dyan, kung talaga may kasalanan po yung mga taong yan, resource person, kasuhan, pakulong. Di po ba? Meron naman po tayong judiciary para gagawa po dyan. Ganun po yon. Pero ang importante po, dapat ang mga senador natin magaling gumawa ng batas para po sa kaulad ng ating bayan. Ayan. Brother John, sobrang thankful po kami at napadaan po kayo dito. And I hope you would be open for more dialogue, especially sa mga issues na lumalabas po ngayon. Makita po namin at maintindihan kung paano po ninyo i-process yung mga ganitong klaseng problema. Ma-appreciate po namin yan. Na-surprise nga po ako, Brother John, na dito po pala sa TikTok, ang dami po pala talagang mga kabataan na interesado sa politika. Yeah. Ayan. So, nakakaaliw rin po dahil mukhang tumatalino na po yung mga botante natin. Ayan. So, patunayan natin na matalino tayo, guys. Sa May 2022, let us vote for someone na meron talagang kakayahan to do their job as a senator. Look at the track record, look at the credentials, and look at the potential that they are that they have. And the combination of this is something that we should use as a compass. Kung sino'ng pipiliin natin, maglagay tayo ng bagong dugo. Ayan. Okay. Ayan po. Brother John, thank you very much po. Maraming salamat po. Actually, medyo over na nga po kami sa daming tanong namin. Pero thank you for accommodating us po. Ayan. Salamat po, Sir Coco. Salamat po, Sir Coco and Ma'am Joy, at sa lahat po ng nakikinig po sa inyong vlog. Nakita ko nga po napakaraming comments, and I'm very happy that I was able to elucidate on some of the platforms that I have. And of course, I wish you well. Sana po, mag-ingat po tayo lahat at patnubayan po tayo ng Pong May Kapal. Maraming salamat. Okay. Kayo rin po. Thank you. Thank you po. Thank you, Brother John. Yan. Salamat po. Oh, guys. Kung may mga tanong kayo, i-comment nyo kay Brother John sa ano nyo, i-follow nyo siya
sa TikTok. Tapos i-comment nyo doon para makagawa siya ng content about it. And I think, grabe impromptu, tapos ano, tapos sobrang spontaneous talaga. I think mas magaling siyang gumawa ng content. Nakakaaliw, ayun. Actually, may mga content na to eh. May mga laman-laman na siya. May laman. You know, he had been touring the, ano, no, the entire country for quite some time. Yun, sinasabi ko nga eh, I saw an interview of him saying na ito yung target niya for the agency, for DAR, to do. And then, ending up with something that he did twice as much. Mm-hmm. Diba? So, alam nyo kasi, yun yung kailangan natin. Yung someone who's going to fold their sleeves and work hard and really deliver. And really deliver. And guys, this past years that he had been working, it's all about the farmers and giving them their lands. Basically doing what is mandated DAR to do. I think they have given so many, ano, so many land ownership more than all administrations combined. Mm-hmm. Doon sa time na secretary siya. So, I'm very, very glad kasi nakukulangan pa ako sa ilalagay ko sa ano, sa balota. So, we need to look for this kind of people na hindi pa natin kilala, hindi natin napapansin, pero can offer so much to the table of the Senate. Diba? Uh-huh. Kailangan natin kilalanin pa. Let's not parang stay and stick to the people that we know, dun sa mga kilala. Kasi sometimes merong mga ganitong klase, yung mga gold pala that we just didn't know kasi nakatago and we are not like making an effort to know them. And I'm really glad. Sana marami pa tayong ma-invite, marami pang mag-subscribe sa ano natin sa live so that we can we can talk to them directly. Sobrang nakakatuwa. Correct. Oh, magkakasundo si ano, si BBM at saka si John Castri sa ano, sa agriculture, I think. Ayan. Tapos may mga conservative position siya eh. May mga conservative position siya. Yeah. And sa akin, while I want na parang sana mas liberal yung position niya doon, I cannot really fault him kasi he's coming from certain set of values eh. Yes. Diba? And for me, yung advocacy niya on the agriculture, on yung kanyang legislative agenda, those are really, really important. And of course, I want issues on the yung actually, hindi naman ako masyadong klaro na gusto ko ang divorce sa totoo lang. Hindi rin ako, I want to think it over. Hindi rin naman ako masyadong klaro na gusto ko ang divorce. Kasi parang feeling ko, imbis na divorce yung pag-usapan, huwag kasi kayo magpakasal agad. Uh-huh. Diba? Huwag kasi kayo magpakasal agad. Ganun. Ayun. So parang, I want to ano to reflect on it in a ano deeper yung sa divorce. I think yung kasi parang ang mali ba yung wala kang option to go out, or is it because you are not making a sound decision nung nagpakasal ka? Baka ang kailangan nating ayusin yung decision making natin. Mm-hmm. Doon sa pagpapakasal. Yung pagtingin natin doon sa pagpapakasal. Kasi kung nagpakasal ka, nahanda ka and prepared ka in everything, bakit ka darating doon sa puntong magde-divorce ka? Meron akong mga ganong ano, meron akong mga ganong inkling, guys. Ako, madam, ganun, parang medyo sa gitna ako because, yun nga, parang if you give the people an option for an easy way out, they will really subscribe to it. Parang, sige, magpakasal tayo. Anyway, pwede naman tayo mag-divorce. So, I think, para maging mas matalino yung ano, yung mas maging parang mature yung desisyon ng mga tao, kasi ngayon yung mga kabataan ano, teenager pa lang or ang bata-bata pa, magpapakasal na tapos magsasabi na mali. So why not, kesa i-open natin yung divorce, let's ano, let's have a great value, let's put great value to marriage.
Di ba? Correct. Parang pagka nagpakasal tayo, huwag tayo magmamadali. Dapat sure na sure tayo. Para Correct. whatever comes along the way, na huwag tayong ano, magbuhay ano na tayo, magbuhay binata at dalaga na tayo habang di pa tayo kasal. Kasi pag kasal na Correct. tayo, wala na. End na Baka tayo. yun yung kailangan strengthen eh, di ba? Oo. Yun yung kailangan strengthen instead of giving you an option to go out, to walk out. Yes. Strengthen the decision making, strengthen the ano the values ganyan. Marami nagtatanong kung anong complete name ni Secretary John, ni Brother John. John Castriciones, guys. Secretary John Castriciones. So, ang tawag dito, ito yung kanyang TikTok account. Follow, follow na, guys. Tapos, tanungin natin sila directly kung meron pa tayong ano. Tanungin natin siya directly para makapag-content siya tungkol doon. So, TikTokeres na rin si, ano. Sana, si ano, Brother marami John. Marami pang mga senatoriable na pumasok ng TikTok na dapat ano ready sila for the ano for the question and the ano the status here. So yeah. Pero sabi ni Darren, divorce, divorce, wala kang jowa. Tama, tama. Tama rin naman, 'di ba? Ano strong age akit ka? May mga gusto bang mag-request? I want you to react on what you've heard tonight kay kay Brother John. So ayun, kung merong gustong umakyat, ano na, open na. Mag-a-accept tayo ng guests na iba. Yes, even Shell joke na we are willing to interview him. Correct, oo, oo. Ayun. Pwedeng paakyat. Ayun, sige, Mimi, ano, akyat ka po. Sige po. And like Sir John, we will ask him parang hard question as well. Hello. Hi, Kula. Hi, Kula. Wala, nakikinig ako kanina. Actually, kanina, nasa ibang live ako. May mga, ang dami din nagtatanong. Pero may isang follower niyo na sinabi nga na ano may guest kayo Dar Secretary. So pumunta ako, so nakinig-kinig ako. And then very interesting yung ano niya, yung positions niya. Mm-hmm. And I think I subscribe to some of his ideologies. At mm-hmm. alam mo ang gusto ko lang din naman kasi sa at least for the Senate senators, no. Yung maiintindihan yung struggle. Ay, you know may position about that eh, di ba? Mm-hmm. Alam niyo naman kung saan ako nag-leaning eh. Pero maganda na naiintindihan niya yung struggles ng mga tao. Na hindi lang siya nag alam mo yan, parang sa tingin ko, though hindi ko pa naman siya talaga kilala, pero sa tingin ko siya yung person. Oo. Unprecedented yung achievement niya sa DAR, actually. I'm really, really confused why people are not talking about it. Unprecedented yung ano niya, yung achievements niya doon. Kasi, yung mga napamigay nilang lupa during the time that he's secretary is more than the lupa na napamigay any administration combined, you know. Marami talaga, sobrang marami talaga. And yun nga, I have some, I know some people na mga friends ko who are working at DAR na siya na yung secretary. Talagang zero backlog talaga. As in talaga, he's really steering the ship towards dun sa goal niya na, ganito yung, ano, let's parang do our mandate, take our mandate seriously, do it, work hard on it, and deliver. So that's really something for me. Kahit pa sabihin natin na yung meron siya mga conservative stance or something like that, I'll take it. Ako din eh, sa akin though hindi kami nag-agree doon sa divorce or sa same sex marriage, para sa akin hindi naman exclusive sa kanya yung decision na yun. Parang hindi lang naman in fact even either of the party may iba't ibang views about that, no. Pero sa akin lang ang ganda ng perspective niya about agriculture, about the yung mga perspective niya ngayon. No? So, sa akin, he's really interesting. Yan lang naman. Bibigyan ko na yung slot sa iba. Pero I just expressed na okay yung narinig ko sa kanya. And I think, either or kung sino man ang president na manalo, I think this is the person na gagawa ng batas out of politics. Parang sinasantabi yung politika. Kasi yun nga, alam niya yung core niya. Eh, parang ganun. So, I think... Ayun lang. Thank you, Joey Kokoy. Thank you, Chula. Thank you. Ayan. Actually, yung parang dapat kilala mo kung para kanino ka naggumagawa ng batas. Uh-huh. Diba? Parang yung kunwari, nasa, ano ka, nasa company ka, tapos yung mga binibigay sa inyong policies, yung mga, kaya ba to ng ano? Kaya ba to? Is it, ano?
feasible ba to na kunwari sa call center ay dapat 1 minute lang o 30 seconds lang yung ano mo, yung AHT, yung parang average handling time, na parang hindi mo naintindihan kung ano yung struggle para mahanap yun. So importante yun, kilala mo at alam mo yung totoong sitwasyon para makagawa ka ng batas na talaga magiging effective dun sa lugar na yun. Correct. Ayan, si Mimi Vici, kasi ano, sabi niya, hindi siya masyadong impressed doon sa conservative stand ni Brother John. Ganyan. So, brother, ano, Mimi, anong masasabi mo? Hey, darlings, kumusta? Miss you guys. Ayun, so, honestly, hindi ko kasi sobrang naabutan yung buo niyang sinabi. I mean, parang I think halfway through na ako nakaabot. But, yeah, but thank you, Brother John, for sharing your insights and you know, your standpoints on so many stuff. I applaud him naman sa mga iba niyang mga, ano, no, mga disposition, no? Pero gusto ko lang siguro magbigay ng aking input dun sa kanyang takes sa marriage equality or same-sex marriage kasi I'm a strong advocate kasi of LGBTIQ. LGBTIQIA+ rights. Ang sa akin lang siguro kasi, honestly, for me, that's one of my non-negotiables. As far as voting for someone is concerned. Kasi parang for me, if you're a logical person and you know the very essence of what civil rights are, you should know how to demarcate what religious freedom is versus enjoying civil right. Kasi sa akin kasi anyway, parang nakakasad lang at well, obviously nakaka-disappoint lang isipin na ang lagi kaagad ia-anchor ng ano, kasi ito yung belief ko. Parang, okay, it's not even an issue actually of belief naman talaga. You can always maintain your belief. Your religious freedom is as guaranteed as my own religious freedom. Ibig sabihin, kung anong paniniwala mo, Joey, or ikaw, Kokoy, or kung sino pa man si Brother Joey, it will always be guaranteed. Walang makitake away sa kahit kanino yan. The issue of marriage equality is about civil right. It's never an issue of religion. Kaya we don't need to debate kung ano ba sinasabi ng Bible. Now, what if I'm not even a Christian. I don't believe in the Bible. Or what if ganon, di ba? Hindi naman tayo lahat Kristiyano. In fact, kahit Kristiyano ka pa nga, mayroon pa mga different denominations. So the point is, it should never be an issue of religious stuff. Yung sa issue ng marriage equality or even the issue of anti-discrimination bill. Nakakasad na kasi na lagi lang ina-anchor sa ganong party. And therefore, that would make them say no to marriage equality. Para kasi if you're a politician, you are a representative of all the people, hindi lang ng particular segment of the society. Diba? Na meaning, dapat lang ina-anchor mo yung mga batas na mag-benefit sa lahat ng tao, primarily because the presumption is that we're all equal in the eyes of the law. Diba? So yung sabihin, kapag ba pinursu mo yung marriage equality, magpapakas na lang yung mga Becky o ano sa simbahan niyo? Of course not. Kasi na ano kasi pinapaglabo-labo kasi. It's not as if na para father, pakasal po kami sa church niyo. No, Their own set of rules and you're not going to offend it kasi syempre rules niyo ng simbahan niyo yan eh. Exactly. And Joey, we even have our own church. I mean, just to let you know, I'm a member of an ecumenical church who affirms the rights of LGBT. You know, we congregate marriage rituals and whatever. Of course, pero syempre wala pa siyang legal bearing kasi di ba, hindi pa naman talaga legal sa Philippines, di ba? Ano. Pero all I'm saying is that we even have our own church. So, hindi namin kayo gagambalain, hindi namin kayo guguluhin. Civil rights. So, anong problema? Kaya parang for me, lasad ako kasi namin na parang sabi niya, mag-aano pa rin ako sa sinasabi ng church. So, Brother John, basically, what you're saying is, yun nga, parang hindi mo siya susuportahan dahil yun ang paniniwala ng church mo. Eh, hindi naman dapat nga ganun yung pagtingin doon. Dahil nga, it's an issue of civil rights. So, yun lang. What I'm just saying, basically, Joe and Coco, is that sa upcoming na election or even sa mga iba ano before, ang laging ano ko talaga, one of my non-negotiables talaga is if this person will actually support the civil rights of all people, including LGBTQ people, folks in the Philippines. Yun. So, ano, kaya nga, di ba sa mga Facebook, sino bang nilikha ng Diyos, ganyan, 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 parang, did you even ask me if I actually subscribe to that? Did you even ask me if I actually believe in what you are, whatever you are believing in? Kasi lahat diversified ang belief sa mga tao sa Pilipinas and that's guaranteed by our constitution. So, sige lang naman. Gusto ko lang magkano sa part na yun. Though, syempre, yun nga, sabi ko na mga kanina, ina-upload ko naman yung mga sinabi niya sa mga ibang ano, mga ibang section. So, yun lang naman. Sana klaro yung ano ko. Klaro naman siguro Joey ko, di ba? Yes. Di ba? Yung sa divorce naman, for me, siguro, yeah, I agree sa point mo naman, Joey, na
parang bata nga mag-jowa eh basang ending naman ano parang ganoon mm-hmm. di ba maghiwalay din naman pero syempre di ba iba-iba naman yung mga situation ng mga tao so all I'm saying is that pag kasi sa concept ng divorce parang dapat siyang i-view as parang alam mo yung ano sa table meron may mga ano parang parang may catering tapos may mga iba't ibang food parang yung divorce option lang siya o halimbawa para siyang lechon o hindi naman lahat gusto yung lechon o di sa gusto ng may lechon di kumuha ng lechon sa ayaw ng lechon ay di okay din lang meaning is an option is an option di ba bakit mo pahihirapan yung mga taong ayaw na nga eh may mga problema nga sa ano sa situation so dapat maging ano siya mas smooth sailing sa mga taong gusto yung ganong route hindi naman kaya nga sabi niya if you don't want divorce then don't get divorce as simple as that why would you take away the choice of the other people to go that route eh choice nga nila yon so yun nga yung nagiging problema sa ano even sa issue din ng marriage equality you don't like marriage equality then don't marry a person of the same sex di ba ganun lang wag kang mapakasal sa kapareho mo kasi ayaw mo ng ano pero not because ayaw mo ay dapat ayaw na ng lahat. Mm-hmm. Di ba? So ganun lang ano. Sana sa akin lang, like para kay Pacquiao, nakakasala kay Pacquiao. Di ba lagi niyang stand against marriage equality dahil nga born again siya. Pero but Pacquiao, you are a senator. You are supposed to be creating laws that would benefit all the people, not just a specific segment of the society. Pero lagi mong ina-anchor kasi ano, eh Pacquiao hindi naman siya issue ng kung ano 'yung pinapaniwalaan mo eh. At we're not even supposed to debate about that. Ang point rito is that paano ba tayo makikreate ng mga laws na beneficial sa lahat ng tao at ang mga tao ay makakaroon ng equal opportunity? Imagine the heterosexual people are enjoying the civil rights, marriage equality, and you know, not being discriminated against for the longest time, and we are still denied, you know, with these rights. We're not asking for special rights. What we're only asking are equal rights, equal opportunities in the eyes of the law. Wala kaming hinihingi that are out of the line na parang we feel so entitled na meron ba kaming hinihingi na hindi nyo na ini-enjoy for the longest time as heterosexual people? No. You know, you've been enjoying marriage equality since time immemorial. Wala, hindi kayo na-discriminate primarily because kayo kasing status ko, the heterosexual people. And here we are, being denied of these rights, obviously up until this point. Tapos i-claim nyo, you know, ano kami, mga pa-entitled, mga pa-ganito, ganyan. So, yun lang naman. Sabi ko siguro ang point ni Joey. Sorry. Yun lang. Go. O sige, anong Joey? Siguro naman, di ba? You're an ally, Joey, di ba? Saka Kokoy. Siguro naman. Well, actually, kayo, no? for me, yung civil rights for, ano, for yung marriage, I agree doon sa sinabi mo, no? Yung sinabi mo na, magkakaroon kasi tayo ng problema kung sasabihin natin yung same sex magpapakasal sila sa Catholic Church. Of course the Catholic Church will not agree because diba? It's out of the ano. So yon walang issue doon. Hindi yun po pwedeng gawin ng same sex couple na magpapakasal sila doon. Walang ano doon, walang issue doon. But I think yung yun nga what I wanted for ano, what I wanted for the same sex couple is that they should be allowed to, you know, have the partner to be the beneficiary of a property. Would have a, I mean, this is a person that you really chose to be with. And if you're going to be put in such a situation wherein someone needs to call a shot, whether you should live or not, kung kunwari na, nasa ano ka, deathbed ka, of course you're going to trust this person who you chose to be with. Diba? Mm-hmm. But, kahit pa sabihin na kunwari, 100 taon na kayong magkasama, pagkatapos malalagay sa alanganin yung partner, ang kailangang mag-decide ka mag-anak, closest kin, and then the partner cannot be considered as the closest kin just because there is no title that really belongs to them. They cannot be coupled. I mean, those kind of things, I think, let's give it to them. Come on. Diba? Let's give it to them. And to think, Joey, na, ano, na historically, actually, ang marriage talaga ay nabuo para masustain yung mga kasi nag-ano ko sa nakausa ko before ng video sa YouTube, parang ano siya sa mga royal families para ma-maintain yung mga relationships sa mga property. So, yung pinakan talagang ano ng yung talagang etymology or history talaga ng marriage, actually it's not even about love. It's ano siya, it's about securing property and all. So, kung pag-uusapan talaga siya, mapapaka-technical tayo, ni hindi siya issue ng parang marriage is unique in the Bible o parang nabuo lang siya sa concept ng Bible. No, it's not even about that. So, parang sinasabi ko lang is that, you know, let live, di ba? Kanya-kanya ano, kanya-kanyang ako actually, ano, parang go, Kokoy.
I think it's ano, it's dapat ibigay sa inyo, lalo na yung ano, yung parang yung partnership, yung you can decide, you can own, yung ano, yung parang you can own together, you can yes, yung mga pinundar, yung mga parang yung mga ganon, it should be available to everyone. Property rights, succession, yes. Yung mga ganon. And I think nagbigay niya ako ng option or a weaker or a milder ano, a milder solution, but it is more feasible. Parang mas madali siyang makamit. So we can start, parang we can start from there. I think parang, hindi ko alam kung ano itatawag, pero something lang na parang civil partnership, parang ganun lang. Civil. So it doesn't need to be, ano, hindi kailangan na mag-ano kayo, magtitira kayo sa isang bahay. You can do this with your best friend or anyone that you choose. Diba? Exactly. Anyone. Kahit sa kaibigan mo or anyone. So you can choose someone who will decide for you. Someone who trusts you, someone who you think will do the right thing for you kung sakaling you cannot decide for yourself. It doesn't necessarily na kailangan tumira kayo sa isang bahay. So you can choose someone who you can partner with, and that person can decide for you. That person can be your partner, civil partner. So pwedeng mag-best friend lang kayo, magkaibigan, mag kung ano pa yan. So or someone you just know, basta you can choose. So so I think that is more feasible kasi nasa sa inyo na lang if you will make ano, kasi sa akin it is more feasible. Parang walang masyadong kukontra. Walang masyadong kukontra. Pero makukuha at the same time makukuha niyo yung gusto niyo, 'di ba? Parang let's meet in the middle. Correct. And you can start from there. Kung magkakaroon yung problema. Yung kay brother dyan naman, I think, kumbaga parang, because he's being asked on top of his head kung ano yung ano sa kanya, kasi hindi naman yung mga itatanong natin sa kanya. So, it's kind of expected that he's going to answer that way because of his, ano, because of his set of values, ganyan. But, for me, to be honest, for me, mas importante at mas kailangan natin ngayon yung ano eh, yung mga reforms na ino-offer niya, yung mga ganun. I will have reservation doon sa mga stance niya na ganito, yung sa mga stance niya na ganito, but I still think that the country needs him when it comes to agricultural revolution, constitutional reform, other structural changes that our country needs, ganyan-ganyan. Importante yung skill set ni Sec John on that area. Course, yung debate on the ano, yung his preference on that, it would be ano sana ano, masaya kung makukuha natin lahat si Sec John about it. But pero actually nga Joey, ma-add ko lang. Yeah, feeling ko nga ano eh, may chance naman talaga na maging progressive si brother John, kasi nga di ba naman nasabi niya parang yung kay Pope John, Pope Benedict, na parang nga who am I to judge, di ba? So at least di ba in the Pope ano pala Francis, in that aspect, di ba? Meron siyang ano parang window to be di ba, to be progressive, hopefully you know, in the future. Pero last thought na lang ha, parang yung kasi sa concept ng marriage, yung kumbaga ano eh, yung iba, even semantics naging issue na parang tipong a lot of people, especially the people who belong in the Catholic Church, will say na parang we own the word marriage, na parang as if they have the intellectual property of the word marriage. Parang no, wala kayong patent dyan. Parang anyone can claim it. Parang bakit nyo kasi pinapatay na masabi lang na legit na marriage kapag sa inyo nga kinasal, hindi lang naman kayo ang simbahan, maraming simbahan. So basta bottom line dyan is that whether people would call it marriage or civil, you know, whatever, let it be. O hindi niyo pag-aari yung word na marriage, okay? Ganun lang kasimple. Wala kayong ano diyan, legally intellectual property over that word. So what I'm, parang napakasimple lang ano is that tayong lahat ay pantay-pantay, walang nakakalamang dito, we're all human here, walang kahit na ano mag-demarcate sa atin. So kung ano yung ini-enjoy ng heterosexual people should be enjoyed by LGBTIQ plus people as well, which is obviously nga mahabang kwento pa. So yun lang naman. If anything, of course, I'm thankful that you guys are, you know, our allies, and yun lang. Siyempre, go ibigay niyo na sa iba, Kerry na. Thank you. Good call. Thank you, Joey and Kokoy.
Very well done. Thank you. Keep safe. Bye-bye. Thank you, Mimi Vicini. Ayan. Oh, thank you, bye-bye. Kasi, ano, nakita ko yung comment ni, ano, ni Mimi Vicini. So, I want to hear her, ano, I want to hear the piece of, ano, yung hindi, tsaka maganda kung ano yung comment ng agree sa kanya at nakakuha tayo ng comment na, ng ano ng someone who doesn't parang who is not impressed. So malaman natin kung ano yung point nila bakit hindi at bakit oo. Okay. Hi Prom. Hello, good evening. Good evening. Sorry, hindi ko lang hindi pinagbibigyan. Okay lang. Hindi ko lang sure kung maganda yung ano reception kasi parang mahina yung internet. Rinig ba ko kanina? Thank you so much. Share ko lang, no. I will vote for him. Nakapag-decide na ako kasi although meron siya hindi siya masyadong liberal dun nga sa part na pinag-usapan natin, pero it will boil down or it will ultimately it will really fall down to the people or the person's priorities or person's beliefs and preferences. Kasi ako, I have to weigh. I mean, he's very good to be a part of the legislative body, so I cannot sacrifice that. I cannot lose the. I cannot forgo the chance na hindi siya mapunta sa legislative dahil lang doon sa isa. Sorry, Mimi ha, pero ganun po. Although maganda sana kung hindi naman ako averse sa divorce at kung gusto natin ng civil union para sa ating mga kapatid na nakasama sa LGBTQIA, maganda rin naman. Pero yun nga the. Na outweigh niya yung kagustuhan ko na magkaroon ng reform yung ating lipunan, yung ating bansa. So he is very much an advocate for the federal government, also parliamentary and open FDI. So that's a very very big thing for me. So I will campaign for him sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan. So I have decided. Also, very good points. Yun nga, yun lang yung downfall yung ay kumbaga medyo negative dun sa part na hindi siya masyadong liberal kasi pero I understand kasi nga siya ay si Brother John. Siya ay si Brother John. So parang yung tinanong mo yun, Ma'am si Joey, parang naano ko na. Kung pangalan niya John Castry. Ah, di ba? John Castry. Ayun. Mm-mm. So ayun, also yung achievement sa DAR, yung sinabi mo, totoo po yun na even if we combine previous administrations, yung lahat na achievement nila na pamahagi nilang kalupaan sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga LUMADs at mga indigenous people, hindi mapapantayan ang achievement nila ni Secretary ng DAR na si Brother John. So that's a very, very big plus factor bakit ko siya iboboto. And matagal na po tayong nangangailangan ng representative na may advocacy sa agriculture sa legislative body natin. Kasi huwag na tayong bumoto yun. Diba? Yes, and he knows. Yeah, so huwag nating sayangin yung chance. Although, I don't know. He has a ano, 'di ba? Doon sa ating mga the LGBTQ who are fighting for their civil rights to be given equal rights when it comes to domestic partnership, ganyan. I mean, we're still on in that fight. Hindi naman ibig sabihin na iiwanan natin sila diyan. It's just that for this specific decision, I think Brother John's still on my list. Yeah. Ako, madam, parang syempre I don't agree nga. I think marami tayong hindi nag-agree dun sa mga ano niya, mga conservative views. But ang kinoconsider ko kasi alin yung priority ng bansa ngayon? I think yung mga ano, kung sa ano, sa parang pyramid of needs, I think ang priority muna natin dapat is physiologic needs. Yung busog yung mga tao, may trabaho at lahat. And I think yung mga usaping issue ng ano, it should be pushed, but I think dun to kasi as a nurse, this is how we prioritize. I think nandun yan sa self-actualization. Yeah, priority. Sa self-esteem. So, let's prioritize. Wala tayong mahanap na ano, na agree tayo sa lahat. But the question true. Kung sa mga agree tayo, is that our priority? Kasi kahit makahanap tayo, na agree tayo dun sa views niya, pero hindi pala yun yung priority ng bansa. Agree lang, nag-a-agree tayo dun sa mga part na hindi naman ano, hindi naman talaga yung kailangan ngayon. So, tingnan natin, ilapat natin kung saan tayo nag-a-agree at hindi. Ilan dun yung priority natin at ilan dun yung hindi timbangin. So, yun, sa tingin ko ganun tayo dapat mag-decide. And
Hopefully, in the future, kasi in the future, kung may chicha na tayo, kung tapos na tayo sa physiologic needs, that's the time that we can talk about that. Yes. That's the correct, correct. Time. For now, we cannot afford na bagal-bagalan pa natin yung gusto nating reform sa ating konstitusyon, sa ating panggobyerno. Yun dapat yung priority. Kasi pag nasimulan natin doon, it will be a domino effect. So kung okay na tayo doon sa ating economic stability, so we will have more time and meron na tayong, kumbaga, pwede na nating pagtuunan yung sa rights natin. Kasi, yun nga, sabi ni Kuya Miko, meron na tayong makain, hindi na tayo na problema sa survival. You and know, we first have to survive. Right. Kasi nakukuha na natin yung atin. Mm-mm. So, yun guys, priority. Mm-mm. Correct, correct. Ayan. Ano pa ba? Ano, no? Pero naririnig ko na yan dati. Naririnig ko na siya dati, si Brother John. Ngayon ko lang na, ano, na narinig talaga yung mga views niya on many, many things. Oo. Eh, natingin ko, dadagdag ko siya kay Goldon at Marcoleta na pang wala ng pala sa iyo. Yung mga grandstanding, since sinabi niya yun, wow! Okay. Correct. 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 Ayun. So, anyway, ayun. So, go so. Baba na rin ako, Ma'am Joy, last point na lang. Yun guys, advice ko lang, no, tayo talaga, itong malapit na yung eleksyon, sa totoo lang yung makikipagtalo tayo, makikipagbardagulan tayo sa mga tao na against sa belief natin. Ang advice ko, pwede naman tayong pumatol sa kanila, pero i-prioritize natin yung may sense na pwede natin gawin. I mean, may impact. Like, for example, you have to campaign or if you have spare time, you have to campaign for candidates or politicians na dapat may lagay natin sa pwesto. Kasi sila ang may kakayahan. Kahit gaano pa tayo magtalo dito, dapat ito. Wala tayong boses. Kasi ang boses lang natin pag bumoto tayo. That's the only voice that counts. So you have to campaign for the politicians or candidates that you want to be seated sa kung saan man, sa inyong local government, sa ating national government. Kasi yun ang boses mo. Pag naupo sila doon, may chance yung boses mo na magkatotoo yung gusto mo. Kasi naiboto mo yung tao na kikilos para doon. Kasi kahit tayo, kahit magsumigaw tayo sa kalsada, magsumigaw ka dyan, awayin mo lahat ng mga nasa comment section, walang magagawa yan kung ang iyong politiko na magsusulong ng iyong advokasya ay hindi mananalo, because that's the reality of our society. Right? Yeah. So, be smart, and maganda rin ito na mag-usap tayo para of course maging aware ang iba, maging interested sila sa politics, sa ating societal situation. Ayan, tapos ma-encourage sila na mag-research. Pero ultimately, huwag nating kalimutan that election is fast approaching, so we have to use our energy doon sa kung saan it will really, really matter. Tama, ayan. And I think, ano, madaming and, tao na hindi makilala si Brad. And go strong. Strong. Medyo nawawala ako. Hello? Okay na. Hello? Go. So, ayun. Tapos, and also, ano pa ba? Yun lang. Pwede naman tayong makipag-discussion kagaya ng ginagawa natin. Very interesting. Tapos, nagiging aware yung ibang kabataan. Nagiging mas nakikibaka tayo, tapos nag-spread awareness sa mga issue ng ating lipunan, pero wag nating kalimutan yung ultimate goal, which is to seat the people that deserves our that deserve our vote and deserve to be public servants of our mahal na Pilipinas. And yun lang po, medyo pangit yung aking signal, baka bababa na rin ako. Wala na kung baka may gusto pang ibang dumagay. Hindi ko po masyadong naririnig. Si Mandarambong. Bye na muna. Baka later, later. Oo. Mandarambong pa. Bye po. Thank you. Bye, bye, strong. Mandarambong, papaakyatin kita pero huwag kang mangungo pala. Umayos ka. Pa-experience naman, Mandarambong. Umayos ka. Asa na yung request mo?
Sige, pakitin ko muna si si ano ha, si Kuya Archie at saka si Majeka. Eh si Majeka muna. 20 minutes. Ay, sige sige. Si Archie next ka. Sige, Majeka, hello, Majeka. Share your points and then ano, ni-next ko si Kuya Archie sa iyo. Teka, tanungin ko, Majeka ka ba o Mahe ka? Depende sa nationality. Baka Majeka kami ng Majeka, ang gusto mo pala, Mahika. So. Okay lang naman kung ano, either way, okay pa rin naman sa akin. Okay. Mm-hmm. Ayun nga, regarding Brother John, yun, okay si Brother John actually. Talagang yun yung kailangan talaga natin sa panahon ngayon eh. Yun talagang nag-perform na talaga. At may exhibit A na talaga. Kasi mahirap yung ano la, lip service eh. Sawa na tayo doon. And yet for so many years, wala naman. Just like those na nasa Senate for 21 years. My God, ano lang naman. So, I think hindi na dapat natin palagpasin just because, well, some of Brother John points naman eh, hindi naman kami parehas ng views, just like in the divorce and the LGBT, the civil rights. But nonetheless, I think I see naman na there's a window for Brother John for the sake of fairness and equality, because he said nga he write a book about the internal revolution, diba? So from there, I think yun yung sabi niya na we have to reflect on ourselves first, diba? If you want to make a change, sabi nga ni Michael Jackson, if you want to make the world a better place, take a look at yourself and make a change. So, di ba? So I think pagka ano na tayo, pag ganun na tayo ka self-aware, we can have a social awareness and consciousness to make a sound and good fair judgment into this social issue. Di ba? Parang ganun eh, kasi for now we ano eh, we are looking for yun nga, sabi nga ni Sir Coco kanina na yung basic kasi doon pa tayo nag-strive, we are looking for ano eh, for the basic eh. Uh-huh. Yung basic needs kasi natin, yung ano natin, though hindi naman natin sinasabing hindi natin ina-acknowledge yun. Well, just for ano lang po, I'm one of the LGBT allies. So importante sa akin, but that doesn't mean hindi natin ina-acknowledge or binibigyan na importance yon. It's just that there's a time for everything. It so happened lang talaga na for now, we need a platform or someone in Senate that can make a change na talagang kayang gawin, ginawa na, nagagawa at may magagawa pa. So yun lang natin siya. Oo, pero kung magandang namini, pagkat dumating yung point na kailangan talaga natin mag-decide on this, nasa likod nyo kami. Yes, at saka ano, I think talaga Ate Jo, when we are all satisfied with our, like, na-meet na natin yung very basic of our needs, kasunod naman yan sa hierarchy ni Maslow eh. Na the basic, the physiology need, physiological needs of us, ano na yan, sunod-sunod naman na yan eh. Magkakaroon na tayo ng talagang mas sound, good judgment and fair. Once na hindi na gutom yung ating siyan, yung utak naman natin, ang kusang magbibigay, maghahanap niyan for the sake of fairness. Correct. Yung mga tao magiging generous na din to yes, be. Yes, yes. And parang, for understanding, yan, ano na yan, automatic na yan eh. Mabuproduce na natin sa mga sarili natin yan. I'm sure of that. So, yan na. Thank you, Mama. As always. Napakaganda ng input niya ni Ano. Ayan. Hindi naman. Lagi ko sinasabi, alam mo ba, may kaaway ako kanina. Ano, like, we're debating like 7 hours, Ate Jo. Yes! And alam mo ba, sana nga nandito siya. Kasi the issue is about the farmers and I'm hoping na, I hate it there, 21. Eh, kanina nandito siya. So, nagkaroon sana siya ng more knowledge regarding the farmers. Talagang ano, grabe, talagang ang sabi ko, ang galing. Imagine meron na pala na, imagine kasi yung point niya kanina na this and that, the government should be doing this to farmers, ganyan ganyan, you know, kasi nga they keep on bragging nung things na nagawa ni Lenny. Ito, so imagine Brother John,
already did those ano ha. Kaya sabi ko, that is very significant change talaga pala. Exactly. Talagang, pero ino, nagawa na ha, ginagawa. I mean, no disrespect dun sa ginawa ni Mama Lenny on this farmers or something. Like, this is what I'm talking about eh, na if you are able to maintain an amicable relationship with the government, mas marami kang magagawa. Mas marami kang magagawa. For example, you want to help the farmers? Look at what Secretary John did, 'di ba? Yes. Direct help, lupa binigay sa farmers. Mm, exactly. 'Di ba? Rekta. 'Di ba? Rekta. So ibig ko sabihin ang tawag dito, in as much as kailangan natin yung mga nakikipaglaban para sa karapatan ng mga Kemerut, ganyan ganyan. Walang problema doon eh, but nandito ka na, mami. Nandito ka na sa gobyerno. Ang gagawin mo na lang, maintain an amicable relationship with someone that you do not like, which is the Dutertes, and you weren't able to do it. Diba? Eh kung ginawa mo yun, tapos nasa housing ka, tapos marami kang nagawa, marami kang natulungan. Yun nga yung point ko, sabi ko, Brother John is just a secretary and Lenny is VP. Imagine the many things that Lenny can do and compared to Brother John is just a sec. That's ganon. So, possible pala na you can do a significant things in a specific issue na makakreate ka ng mga those type of solutions. So, again, nakikita natin ngayon in social media na Brother John, this type of public servant really do exist. They really do exist. And it's just that they just need more acknowledgement, especially on their accomplishments. Para aware tayo talaga. Kaya nagulat talaga ako kanina na, ayun naman pala, meron na. So, ayun. So, nakakatawa. Kasi may pangsasagot na naman ako doon sa isa, if ever. Kahit kung gusto niyo si Brother John na manalo, it's not enough to vote for him because I think Brother John is not known to a lot of people. So, may complaints about him. It's important or else mawi-wait yung nalaman natin ngayon. Kung talagang pro kayo kay Brother John, I think we need to be a little bit aggressive sa mga gatong klaseng kandidato na hindi kilala. Right. And usually hindi sila nabibigyan ng enough coverage ng mga mainstream media. So, if you want Brother John to win, I think you need to do the extra mile. Yes, we have to make an effort for that as well. Para talagang yung side natin, yun talagang pinupunto natin dito sa pinaglalaban natin, gusto nating mangyari ng mga bagong mukha sa Senado. One of the challenges as a voters talaga, para talagang marinig tayo, is yun nga, one of the challenges is to promote them as well. So, yun, I think yan ang isa sa magiging ano natin. And of course, hindi pa rin naman doon nag-e-end doon. We have to make our own research on our end to weigh in. Kasi syempre, baka sabihin naman ng iba dito, masyado tayong nagpapakano just because Brother John ay nag-guest dito. But rest assured that malaking factor na mapapasama talaga sa boto natin si Brother John. Yan talaga yun. Correct. When nilampasan niya yung expectation ko, alam kong magaling siya sa credentials. Pero yung mga sagot niya, yung mga as in, sobra. Alam mo, walang binabasang script. Sige po. Ate, babawa na ako, Ate. Thank you. Pakiting ko lang si si Archie, tapos Mandarambong isusunod na kita. Wait thank ka lang. Thank you. Bye-bye. Hindi ako gumagalaw. Oo, hindi ka gumagalaw. Ayun lang yan. Actually, I'm not feeling well. Kaya nakatulog ako kanina. Tinatawagan kita. Natulog muna ako, pinaghandaan ko talaga. Hi, Sir Archie. Hello, nalulungkot ako. Bakit tatakbo si Brother John? Bakit tatakbo si Mark Villar? Bakit yung mga masisipag na nag-execute na mga gustong gawin ng gobyerno, gustong mapunta sa bulok na Senado, bakit sila tatakbo? Eh sila na yung masisipag para i-implement yung mga batas na ito na isinasagawa. Doon lang ako, sana lang yung mga papalit ganun kasing sipag na imagine 200% yung nagawa niyang trabaho in just 2 years, yung na pamigay niyang lupa. At the same time, natutuwa naman ako kasi hindi ko siya kilala pero napanood ko na siya sa live ni TP at sa live ni Admar.
Eh, natutuwa ako kasi mas matalino siya kaysa kay Ray Langit. Ano pa? Oo, di nga. Alam mo na, nashock ako dun sa credentials ni Brother Jan, ha? PMA yun siya. And at the same time, a lawyer. And ano, not just any lawyer. Talagang extensive rin yung experience niya sa ano sa practice. He is also an international lawyer, an international relations lawyer. He studied in London. What are the credentials ni ano? Ano, brother? Hindi siya just. Wala pa. Wala pa matatabi. Hello, Lenny. Hello, Iko. Alam mo what happened? Alam mo ba what happened? The day before that, si TP ang in-interview si Ray Langit. Tapos after that, nag-live si TP at sinabi niya yung isa sa pina, yun na yata yung pinaka-boring daw na live niya ito ng buhay niya. Tapos the following day, sumunod naman, itong si Brother John. Hindi na sumama si TP sa interview, nagpalit talaga siya. Kaya nag-interview kay Brother John, si Admar. I think Brother John will impress TP. Nakapasok, hindi, nandun naman siya, pero nag-interview si Admar. Tapos parang ano lang yata na nawala yung internet TP pero bumalik din naman siya. Pero all throughout halos si Bad. Well, anyway, guys, do not blame na Brother Jan for holding on or clinging doon sa kanyang paniniwalang pangrelihiyon, okay? Ako kasi naniniwala din naman that there is no absolute separation of church and state. Alalahanin niyo na ang bansa natin ay pinamunuan ng daang taon ng mga parayle na sila namumuno talaga sa bansa. Mga pare at under lang nila yung mga alferes, yung mga ganyan-ganyan. Okay? At even ang ating constitution ay nag-i-implore din naman ng guidance ng ating Almighty God. So there is no separation talaga ng church at state. At natutuwa ako na may mga taong ganito na ikino-consider yung kanilang nalalamang pang-relihiyon para bago mag-decide na gumawa ng isang batas. I am a member of LGBT. Hindi ko masabing talagang full-fledged LGBT ako kasi hindi ko na maalam saan magpapamember niyan. Pero dahil ba din ako, member na ako niyan. I do not look for same-sex marriage, okay? I believe na this one thing is hindi man ito mapush sa aking lifetime, hindi ako magdaramdam. Okay? Yung words kanina ni Brother Jan, ang alam ko lang naman na sinabi niya na parang hindi niya lang maoohan is yung kasal. Uh-oh. Yung kasal sa simbahan at yung kasal dun sa parang civil, yung ganun. Kasi hindi naputol siya doon eh. Kasi meron din naman talagang member ng LGBTQ na yun yung hinahanap. Which is something that cannot be given talaga. Diba? Hindi ko pwede magpakasal sa Catholic na simbahan kasi so may yun kasi yung problema, yun yung problema. But I think what Mimi is trying to say is that kumbaga parang hindi naman yun yung hinahanap nila. What they're asking for is something that is purely secular, outside any religion or something like that. But I guess yung mga member na LGBTQ, they should also be very intelligent in knowing what they want. Yes. Yung suggestion ko, Madam Sir Archie, kasi meron akong notion na it's either you eat the system, kung kayo mong kainin yung system, baguhin talaga yung sistema, or you let the system eat you para ma-i-push mo yung gusto mo. So I think we can be very realistic na ganito yung sistema natin and it's a long shot kung gustong ma-push yung gusto. So why not work around the system na makukuha mo pa rin yung gusto mo? So parang yung magpo-compromise ka muna. And in the future, pagka okay na, kaya yun yung naging suggestion ko. I think it is compromising to both parties. Makukuha mo yung gusto mo, not just fully. Correct. And guys, totoo, hindi naman siya, wala naman siyang super hard stand on it eh. Tapos yun nga, sinabi rin niya na these are changing times, ganyan-ganyan. Yes. So kumbaga, really answered based on his moral preferences right now, which is basically driven by his faith. Diba? Mm-hmm. So, tapos, I can't expect answer like that. Pero mukhang may wing room. Hindi naman siya yung parang tipong hard stand na gano'n. Mukhang may wing room naman. Tapos, let's also understand na hindi lang Catholic ang religion ng bansa. Okay? Mm-hmm. Bago ito may isa katuparan, diba? Kailangan tanungin din, ano ba ang stand ng Iglesia ni Cristo tungkol sa kabaklaan? Ang stand ng mga Muslim, 'di ba? Baka kasi yung aral nila at yung turo mas matindi pa
kaysa dun sa kung ano yung pinapatupad sa atin sa Katolisismo. Malawak na pag-aaral ito. Yun yung isang bagay na unawain natin ng mga mambabatas hanggat maaari mo na pagdating doon. Tapos, isa rin sa reason kung ba't ko tinanong kanina, Ma'am Joy, kung may domestic partnership na. Kasi remember, years before, na-discuss na itong ano, itong same-sex marriage na ito, naging issue na siya. Wow. Tapos, isa sa mga nakausap ko, ang sabi niya, ewan kong may ano, pwede naman kasi talaga, tama yung sabi ni Kuya Koy, pwede namang magsama ang parehong magkaparehong sex. Okay? Pwede tayong gumawa ng kasulatan na, kumbaga, magsama tayo as partner. So, kung ano man ang benepisyo ng bawat isa, pinaghirapan ng bawat isa, hati tayo. Kasi, lugi din kami mga bakla. Kasi kami nagbabayad ng SSS ng jowa namin, tapos hindi naman kami yung beneficiary. Di ba? ako nagbabayad ng PhilHealth niya, tapos hindi niya naman ako pwedeng gawing. Di ba? Yung mga ganun. Yun, siguro yun yung gusto ng paliwanag na isa kanina. Yun na yun ang habol na yung pagkakapantay-pantay. Okay? Tapos, so yun lang. Siguro, pwede naman kami pumasok sa isang batas, mag-agree na gano'n, magsama as partner, without the ceremony ng marriage. Kasi until now, inilalaban ng simbahan, ang ceremony ng kasal, is hindi lang yung basta kasal ng babae at lalaki, kundi procreation yun, pang pamilya, na hindi natin magagawa bilang same sex. Okay? Tapos doon sa issue ng divorce, ako ang issue ko naman sa pagdating sa divorce, meron naman tayong batas na about legal separation and annulment ng marriage. May nakapagsabi na rin sa akin, we have enough laws na kung gusto maghiwalay na mag-asawa. Okay, kasi mas madugo ang divorce, di ba Ma'am Joy? Ang alam ko mas madugo ang divorce. Kasi ang divorce will compel yung bawat partner to agree doon sa mga batas na nakapaloob. Di ba nasa Amerika, kung makahatiin yung, kayamanan ng lalaki, yung lalaki kailangang religiously magsusustento. Nasa estado ng Pilipinong marami mahirap. Puta, marami makukulong na lalaki at marami makukulong na ama. Di ba? yun din naman. Divorce, parang feeling ko baka we might be looking at it, parang yung na-fixate tayo dun sa options. Baka we all agree that family is a very, very important unit of the society. So, nandun kasi tayo ngayon sa sinosolve natin yung problem dahil maraming na-trap sa bad marriage. Diba? Yun yung gusto natin, kaya merong, yun yung gusto ng karamihan, kaya gusto nila ng divorce. Ang tingin ko kasi, imbis na ang remedyo natin, ay bigyan sila ng option on how to get out of it. Hindi ba dapat ang option natin is how you are supposed to decide and commit in making a strong societal unit. Yes. Is the family. Diba? Yes. Hindi na dapat yung tayo tumingin at yun yung palakasin natin na parang, huwag ka kasi nagpapakasal agad. Kilig ka lang, pag nagpakasal ka na. Binigyan ka lang ng chocolate, nagpakasal ka na. Diba? Hindi ka lang, nagpakasal ka na. Diba? So parang, ayun. So parang, tingin ko, hindi ba dapat yun yung strengthen natin? Yung pag-decision natin. Concept ng family. Instead of yung dulo, instead of yung end game, ganun. Pero like I said, this is something that I would like to reflect pa. Ganun. Yeah. So, in connection with that, ma'am, kaya nga sa kasal, 'di ba, doon sa vow nakalagay, in sickness or in health, till death do us part. Yun yung dapat na iniisip muna ng mga magpapakasal. Kung talagang willing ba ako habang buhay na pagsamahan tong kakasal ko, anumang kaharapin namin, umangit man siya, maghirap man siya, magkasakit man siya. Yun yung dapat na inuunawa natin. Ako, Madam and Sir Archie, I think we need to be very, very careful to liberalizing everything. Kasi doon tayo nagkakamali na yung sobra nating gustong liberal tayo. Yung, tingnan mo yun, dati, pagka kinasal kayo, parang mahihiya kapag nabuntis ka na hindi kayo kasal. So, nag-iingat ka na hindi ka mabuntis, hindi kayo magse-sex hanggat hindi kayo kasal. Kasi hindi forgiving ang society. So, parang ikaw, mag-iingat ka. So, ngayon, pabata ng pabata ang kasi we are starting to be very, very, yung parang, na tayo, parang masyado na tayo. Sige, okay na yan. Parang, i-accept na lang kita kasi nangyari na yan. And because of this, kahit yung mga bata natin, parang okay na lang sa kanila, nino-normalize nila na bata ka pa, may anak ka na. And this is something that I think, nasusobrahan na tayo ng pagiging liberal. We need to be very, very careful. Sa paunti-unti, huwag tayo masyadong magsasalit. And we have to go back sa turo ng simbahan, yung root na ang pakikipagtalik dapat isa mag-asawa lang. Yun siguro yung isa dapat na ma-emphasize din sa mga bata sa ngayon.
Okay, tapos last na lang, yung sa kanyang ano naman, yung sa death penalty, ako agree ako sa kanya na for heinous crime, agree ako na may death penalty for heinous crimes. Okay? Actually, yes. Surprised ako dun eh, na nagbigay siya ng for heinous crimes, baka pwede. Oo. Surprised ako dun eh, kasi ina-expect ko no siya. Yes. For ano, death penalty. Yes. So that's why I really think na medyo ano siya, yung kumbaga hindi naman siya yung parang hard stand on things. Mukhang ano siya, siya yung tipo nang he's really going to evaluate the necessity of such policy. True. Yung mga ganun. Which is more than enough for me, no? Sa akin, yun yung gusto ko yung nag-iisip. Hindi yung parang mag-decision ako pagkatapos, since ito yung stand ko, gagawan ko na lang ng justification to para mapaglaban yung position na yun. Yeah. I'd rather have someone who doesn't have a strong stand right now but is willing to evaluate it and see the need of that policy before really making a position out of the, ano, out of the question. Ganyan. So yun yung I see that dun kay Brother John na he's really he's not hard stand. Negotiable siya. Negotiable. Tsaka para sa akin, we need something na dapat katakutan ng mga gustong gumawa pa ng ganun, nagpaplano pang gumawa ng ganun. Kasi parang dating sa akin ngayon, parang walang kinatatakutan yung mga gumagawa ng heinous crimes. Kasi wala tayong death penalty. Diba? Aminin natin yung kahit ng life sentence na yan, napapababa yan at di ba naaabil nga yung ano yung early tawag niya paglaya dahil sa batas din na ginawa nila. Di ba? Ayun lang. Tapos yung parang takot niya kasi 'di ba ang ayaw niya lang kasi yung napaparusahan sometimes ay yung mga parang mga wala naman talagang kasalanan or anything. I think yung takot niya sa justice system natin ay in a way masosolusyunan ng jury system. So tapos, yun. Correct. On the other hand, doon naman ako bumilib sa kanya. Ang decision niya nung una regarding marriage na nakabase sa religion niya, sa paniniwala niya. Pero itong death penalty, lumihis siya ng kaunti. 'Di ba? Nagbigay siya ng leeway. Kumbaga parang sa qualify siya, nag-qualify. Parang ang sa kanya, ang dating, ano ba yung kailangan? Yun lang din nakikita ko sa kanya ngayon. Last na lang yung sa drugs lang nabanggit niya. Yung gusto niya ano yung mas ano siya sa ma-rehabilitate, which is ginagawa din naman ng government ngayon. Kasi ginagawa. Ang isang ano ko lang doon as hindi kasi ako agree na kaya nag-drugs yung tao dahil sa kahirapan. Una sa lahat, mahal yung droga. Di ba? So, kung sasabihin sa akin na kaya ka nag-droga kasi naghihirap ka. Di ba? Tapos gagawa ka ng kasalanan. Meron sa PBB, parang nakulong siya dahil sa drugs. Ano yun? Napagbintangan lang siya. Yung boyfriend niya yata ang parang pusher. Tapos pumunta siya doon. At boyfriend niya ay mahirap since celebrity siya. Hindi naman mahirap yung boyfriend niya. May kaya naman kasi sa condo eh. Parang condo yata yun. So I don't agree na ano lang siya, sakit lang siya ng mahirap. Let's accept na marami talaga ang mahirap. So yes. Kahit anong gawin natin, mas marami talaga ang apektadong mahirap. So wala tayong magagawa. Kasi market yung mahirap. Na parang tinarget siya na gano'n, na parang, ay, paano to, ang droga ay mahirap lang ang maaapektuhan at yun ang priority ng droga na apektuhan. Hindi, kasi marami ang mahirap. Kaya kinatamaan dahil marami sila to begin with. Tsaka nasa mahirap ang grassroots na market ng droga. Mm-hmm. Yun yung ano, hindi lang ako agree doon sa ano, kaya nagdroga kasi mahirap. May choice ka bilang mahirap. Naghirap din naman kami. Halos-halos nagdeal. Hindi lang halos, nagdeal-deal talaga kami ng asin at ano dati, ng kanin. Pero hindi kami, wala sa amin magkakapatid ang nag-result sa pagdodroga talaga. Ano yan, siguro choice ng tao yan. Siguro education para dyan. Let's give a chance sa mga gustong magbago, pero yung mga ayaw, gustong makipaglaban, gustong pumatay para dyan. Let's deal with them. Nang ngipin sa ngipin din naman ng batas. Nila. And I think, hindi siya naging parang, yung parang tinakedown niya yung drugs kahit iba yung paniniwala niya. Yes. Doon siya, tumulong siya doon sa area na sa tingin niya tama, which is rehabilitation. So, bahala kayo kung yan yung gagawin niyo. At the same time, I will do what I think is right. So, dito sa rehabilitation, dyan kayo. Overall, pasado sa akin si Brother John. Yes, na isama ko na sa aking listahan. Kasunod na siya ni Mark Villar. Actually, pinag-isama ko, uunahin ko siya o si Mark Villar.
Kasi mas abogado siya eh. But definitely kasama siya. So mga kapatid, pa-like ng papalo ng kanyang TikTok account o Facebook account man, tapos tama. Let's share. Let's help the government. Kukunti na kasi nakuha ng gobyerno magagaling ngayon para tumulong pa sa next administration. So please, let's help yung mga tutulong. Pro-reform pa. Pro-reform tayo. Surprise ako, Kuya Archie, ano ha? Yung actually ito yung pinakamagandang narinig ko ngayong gabi eh. Yung sa barangay Kemerot niya, yung strengthening the barangay Keme-Keme yan. Tapos nung tinanong ko siya about social welfare. Tapos ang sabi niya, ang society i-judge mo siya based on how that society is treating the weakest link. And for me, that is the way we can actually alleviate yung mga paghihirap ng bansa natin, ng mga tao sa bansa natin. Kasi, paano mo ba tinitingnan yung mga mahihirap dito sa bansa? Paano mo ba, di ba, yung mga weak dito sa ating society, paano mo sila tinatrato? That is very, very important, ha? That's, I mean, for me, that's, parang right on the money, na ganun dapat yung pagtingin natin, na gusto mo umunlad yung bansa, gusto mong, ganyan-ganyan. Examine mo yung sarili mo. Paano mo ba tinatrato yung mga mahihirap? Do you help them? Do you give opportunities for them? Do you support your friend na medyo sinalat, na yung negosyo ng kaibigan mo na alam mo medyo na-apektuhan dahil sa pandemya? Yung mga ganun kasimpleng bagay. These are the things that we're going to ask ourselves every day. Na parang, naku, yung sa circle of friends ko, si ganito, nawala ng trabaho, ganito, nagbibenta ng ganito. Suportahan mo na yung negosyo niya. Diba? Okay, that's what you're going to do in your circle. Pag lumabas ka doon sa circle mo, sa community mo, sino dito yung kapitbahay mo na mahirap? Na, diba? How do you treat them? Dinededma mo ba sila? Kasi very likely, pag dinededma mo, yung weakest link sa circle mo, yung weakest link sa society mo, yung weakest link doon sa town mo, diba? Hindi talaga tayo aangat. 'Di ba? Hindi talaga tayo aangat. So parang napaka parang medyo meta yung pagkakasabi na yun ni Brother John. But I really really appreciate it because I think that should be our guiding light. Oh, magpapaalam na ako, ma'am, kasi ang dami nang naghahanap ng bardagulan. At para mag-umpisa ang bardagulan, ito na ang aking final word. Ang galing-galing ni Brother John. Hindi kaya ni Mama Lenny niyo 'yon, kaya sa lahat ng humihiling na mambaril tayo. Ayan na ako. Ayan, papaalam na ako. Thank you, Ma'am Joy. Thank you, Kuya Coco. Thank you, Kuya Archie. Ayan. Asan na si Mandarambong? Mandarambong? Akyat ka na?